Hi there! Welcome to another episode of our video podcast. We profile inspiring people, discuss industry trends, share valuable tips, and almost always goof around too. And as you listen to a conversation among friends with a shared passion, we invite you to sit down, get comfortable, and park here. Now let's begin. Here are your hosts, PARCCRUZ and Rommel Marcelo. Hey, Parc here. Welcome to episode 5. And of course, with my depressed and soon to be strained and soon to be late co-host, Rommel Marcelo, dahil ay magbago na kanyang lifestyle. Inom pa more, brother. Yes. Maraming salamat sa iyong pag-welcome ulit. Maraming salamat. So, syempre, Red Horse pa more. Baka naman. Sige, malay mo, magkaroon tayo na sponsor sa Red Horse. Now, oy, kamusta ka na, Rommel? Buhay pa ba, kapatid? So far, ito, maayos naman. Humihinga pa, laban lang. Pero, syempre, huwag tayong pakampante. Nandyan pa rin ang COVID. Nako, ingat-ingat lang po. Ayun. Shoutout muna tayo, Rommel. Bati-bati muna. Yes. Yun nga pala. Magandang gabi sa lahat ng aming mga manonood. Lalo-lalo na sa mga patuloy na sumusubaybay ng aming show. Patuloy po kami magbibigay ng inspirasyon, lalong-lalo na ngayon sa mga taong dumadaan sa matinding dagok ng buhay. Sobrang mahirap ang pandemic, pero kapit lang, guys. Lalaban tayo. Laban! Laban! Yun nga. So, bati-bati mo na. Sino-sino bang mga nandyan na? Wala pa ba? Actually, wala pa. Pero may mga viewers na po tayo. Maraming salamat po sa ating mga mano. Medyo nagpapainit pala siguro sila. Painit muna tayo. Sige. Painit tayo, siyempre. So, mukhang napaga kasi ang ano natin tapos setup. Okay. So, we're 14 minutes earlier than normal broadcast time. So, pero okay lang. Yun. Oo nga eh. At least, mabuti na yung maaga kaysa late, di ba? Hindi lang. Bakit masyado kang formal yata ngayon, ha? Medyo matindi yung ating guest. Siyempre, OGs yun, original. So, siyempre, medyo binagayan ko rin. Mga checkered, mga panahong 50s, 60s, yan. Medyo, siyempre, magko-close neck pala tayo para medyo mas hip-hop formal. Yan. Chicano labas mo, you know? Yung... Yeah. Chicano ba? Chicano. Chicano dating. Wala nga lang tayong mga tatu-tatu, pero malay mo, sa susunod, may nakalagay dito. Buhok, di ba? At least, tinubuan ako ng buhok sa noo, di ba? Anyway, before we continue, I wanna, pasalamat muna tayo sa mga sponsors natin at mga supporters. Alright, yes. Mayan, simulan ko muna, ha? Okay, I wanna thank the following sponsor like si Miss OJ of Madame O'Bake, Boss Sherwin of TCA Digital Square, brother. Uy. Alam mo yun, nakita parang mo yun. Parang Legion yan, ha? Yan yata yung napadala ng Legion. Para Legion 5. Baka naman 5. Po, Sir Sherwin, baka naman. Legion 5, brother. Soon ko na yung unboxing nun. Pinakita ko pala yung box, pero tinatamad pa ako mag-unboxing. Pero tingnan nga, natin. Speaking of Legion 5, kailangan ba mag-unboxing ng PS5? Yan. Bira, brother. Yung PS5 yan, nakikita mo halos ang mga pinugyan ng Sony right now are the press. So, sila pa lang yung meron pa lang mga PS5. So, pero I'm really excited. At naubusan na ako ng ideas how to unbox it because lahat nag-unboxing na sa Facebook. Wala na akong gagawin. So, titingnan ko kung anong kakaiba. Siguro ako yung unang magbubukas ng PS5 tapos ibabato. Ayun na lang, para maiba. Hold ka lang. Huwag ganun. Maraming magagalit sa'yo. Sa'yo naman. Ay, sige, sasapuhin ko yan ng buong puso. Nako, PS5 yan. Yan. Anyway, sige, tuloy ko muna pa sa lalaman. Okay, so I wanna also thank Tina's Home Bake Goodness, the one who provides our puto keso ube na masarap na padadalan daw kami. Dito lang sa East, not in Bulacan. Ang sarap-sarap, lalo po pag nakarating sa Bulacan, ang sarap-sarap. Yan po. Alright, now, Rudy's Ice Cream by Strauss Kitchen. Yan, ang sarap rin yan. Yung mga
craft, home crafted na ano ng ano nila, ang sarap ng ice cream nila pare, yung mga kakaibang ano flavor nila, you have to taste that pare, kung aabot na naman sa iyo. Pwede ko padala sa iyo pero shake na yata paglabas or baka mo pa pagdating sa akin eh. Lalagyan na lang kung makarating sa akin, kainin na nung mag-deliver. Alright, now, and finally, thank you to Petron Corporation for sending me those BMW scale model ng tatlong ano, BMW model nila na available for sa mga gas station nila na yun isa na. Ako sa mga una na nag-unboxing. Kaya ano, nakakatuwa. Yun na nga. Yun so, nga. Syempre... Pasalamatan mo muna yung mga ano, nanonood bago ka tumiretso at mukhang napupuno na tayo. Salamat po. Siyempre, from Cebu, kay Billy Baseya, Paps, miss ka na namin sana pag nakarating kami dyan, huwag mong kalimutan yung lechon. Siyempre, lechon. Then of course, kay Papi Oka, magandang gabi sa inyo dyan sa Baguio, magandang gabi po. Ingat po tayo palagi. And syempre sa mga viewers natin, maraming salamat. Guys, keep on sharing. Kasi yeah, sobrang tindi ng mga guests namin ngayon. Oo, maganda. At ang sobrang grabe. Tindi. Kung narinig nyo lang yung kwentuhan pa lang, kahit nga, demo pa lang yun. Wala pa sa live yun, brother, yung kwentuhan nila kanina. Diba? Actually, nung meeting pa lang, naku po, sobrang dami nilang sineshare. Kung tutusin, gusto ko sanang i-screenshot at i-post na sa Facebook. Kaya lang, siyempre, parang, kumbaga, yung ulam, napanis agad, hindi pa hinahain. Sayang. Na-spoil. Wag daw. Sabi kong ganyan. Sige po, ibunin niyo po yan. Teka, mukhang nanunood si Labby Dubs mo. Ma'am Apo, hello po ma'am. Magandang gabi po. Kay Mark Apollo. Yeah, kay Mark Apollo, Paps, magandang gabi. Keep on shooting. Ingat sa Taiwan. Sa akin, Yam John Ventura, Jerry Comia, Jeb Elampro, sa From Kuwait. Nandito rin. From Kuwait? Layo na nararating na itong show natin na to. Mark Fontanilla from Pangasinan. Kapatid. Yes. Magandang gabi po. Ingat po kayo palagi dyan. So ayun, ang aking kumpare from Cavite. Brad, Renan, magandang gabi sa'yo. Ang dami kong utang sa inaanak ko dyan. Sa'yo, naku po, nagtatago ako. Sorry. Hindi, pupunta ako dyan one time. Kita tayo, pre. So ayun, speaking of ano pala, Park, speaking of mga dati kong katrabaho, actually, sa ibang field ng engineering, yung show natin, nakakarating. Binati niya, may fans niya, ka na, celebrity ka na, sikat ka na. Wow! Sabi niya sa akin, pre, good job, ang ganda nung show, very engineering. Kahit hindi ako marunong mag-shoot, alam ko, marami kayo natutulong. Sabi ko, nako pre, maraming salamat. Sana pag uwi mo dito, kita tayo. Then, syempre, konting usap-usap yan. Ingat kayo dyan sa Singapore. Shout out to all Singaporeans na mga kapatid natin dyan. Yun na nga. Tapos, ano pa ba ang ating... Syempre, sponsor mo. Sa sponsor, unang-una sa... Siyempre, babatingin ko muna, belated happy birthday sa aking partner. Happy birthday, Ate Rhea. Happy birthday. Ilang taon na ba si Ate Rhea? Huwag na natin pag-usapan yung taon kasi baka malaman din yung edad ko eh. Okay. Huwag na yun. Late 20s. Tama yan. Kasi pag kinumpit mo ako, parang... Early 30s naman ako dyan. Yun. Kaya nga pala binati ko si Rhea. Belated up kasi siyang owner nga pala nung the original Dagupan Bangus, Boneless Bangus. Oh yeah. Hindi pa natitikman. Hanggang ngayon. Solid. Actually, may delivery ako kanina dumating sa akin and I think I'm gonna have a good dinner or lunch during this weekend. Yan. Sakto. In-order ko yung bago nila, yung lemon pepper. Yes. Tapos syempre, hindi lang sa pagkain, meron din silang bagong product kayo, which is tatlong tao na bumabati ng cup ko. Alam, tatlo na eh. Ikaw, si Macky, at saka anak ko,
di ba? Saan yung nakuha? Secret. Ako lang may alam ko saan nakukuha. Ako ang unang bumati dyan. Ako ang unang bumati. Diba? Si Macky actually nauna kanina. Ay. Oo, kasi nag-aayos-ayos ako. Yun. So, syempre, yung bagong product pala nila Rhea, yung DNA perfumes. Pag bumili kayo sa kanila, may percent na mapupunta sa charitable institution. Biruin mo, bumango ka na, nakatulong ka pa, di ba? Sobrang bigat, di ba? Pwedeng tagline yun, eh, no? Ganun talaga. Marami na. Ay, batiin ko muna. Sige lang, go lang. Doc Olambre, magandang gabi po. Siyempre, si Gamarts from Taiwan. Hello, Paps. Hello. Guess natin Ma'am Nicole last Cruz, time, noong Monday, di ba? Oo nga eh. Merry Christmas po sa Red na Polo. Ah, Merry Christmas din po. Merry Christmas. Merry Christmas po sa'yo, ma'am. Yung pala, ipa-plug ko na rin. Siyempre, yung kanya Nicole Doodles pala. Sa Shopee. Nick Noodles. Ah, sorry. Nick Noodles. Nick Noodles. Iniba mo na. Kaya hindi na pupuntahan yung mga yung website niya. Iba-ibang binibigay mong pangalan eh. Oh, ikaw din, binigay mo. Ano? Nick Noodles. Paano o-order ng mga sticker? Noodles, di ba? sorry, ma'am. Sorry, ma'am Nicole. Sorry po. Pero, bisitahin niyo yung kanyang Facebook. Sobrang ganda niyang kanyang mga artworks talaga. Yeah. Sobrang my daughter is talented. Mana sa tatay. Buti na lang sa tatay. Alright. Oh. Baka naman. Meron ka pa papasalamatan? Anyway, you've been reading about yung current events natin na mukhang lumuluwag na ang government about traveling at marami na ako na. Are you guys going back na sa events nyo? Team nyo ba? Are you going back to doing events? Actually, pabalik na kami. Pero ang hindi naman sa medyo konting ingat pa rin ang actually, kahapon may shoot yung team namin pero isang photographer lang yung pumunta. Since kompleto naman siya ng papers, medical, COVID test, kompleto siya. Kaya sabi ko, Pops, baka naman nagsushoot ka pa ba? Sabi niya, okay, maraming salamat. Kasi at least, nakakabangon talaga unti-unti. Nakakabangon talaga. Okay. Kaya kapit lang talaga, kapit. Pero, so at least, we're seeing a progress na at least lumuluwag at mukhang babalik. Pero it doesn't mean, again, guys, I posted this, it doesn't mean na pwede kayo lumabas, wala na yung virus. It's still there. So you have to be careful whenever you go out. You still follow all the rules na stay away from crowded places, yung mga ganyan. So kailangan, hindi kayo pa-relax-relax kasi pag natsambahan kayo, patay kayo dyan. At hindi biro lang yan. Be part of the solution, not part of the one that scatters the problem yung nga. Yun na nga. Hindi lang patay, pati bulsa, butas. Oo, at hindi biro, ha? Diba? Yun nga, napag-usapan na natin. Wala tayong milyones pang spare. Diba? Unless yun na nga. Kung ikaw may extra kang a million, tumakbo ka ng tumakbo sa labas. Huwag kang magmas. Ayaw ko. Tapos saluhin mo lahat ng bahing ng tao sa labas. Anyway, let's talk about last month's episode with Sir Manny. Para recap tayo na isa sa mga na-tense akong show. Nawala composure ko doon. But isa sa mga gusto kong show. Why? Alam mo yung while listening to his story, yung past to present, alam mo yung nai-relate ko pati yung pinagdaanan ko. Now, we have almost the similar na pinagdaanan namin. The experience almost the same. The technique was almost the same. Of course, iba pa rin si Manny. Iba rin yung ginagawa ko. But, dude, one word. Respect. Sobra. Respect kay Sir Manny. So, galing, it's good to know that ibang klaseng artist siya. Ibang level talaga siya. So, here's a clap out for Sir Manny para. Happy to serve you. Happy to serve you guys. Yun. Lagyan ko na ng music yun. Yung may ding-dong, di ba? Sa susunod. Lalagyan natin yan. Yun nga, speaking of Sir Manny Librodo, last episode,
sobrang dami ng comments, sobrang dami ng questions na yun, I do really need to apologize pala do sa mga nagtanong. Oo, ang dami na hindi natin napulot, no? Oo, kasi sobrang ang ganda ng usapan. So, napaka-inspiring. Ako nga, napansin ko nga, natamimik ka during the, ano, masadong nawala. Mukhang na-enjoy mo yung pakikinig kaysa magtalog. Oo nga. Actually, natulala talaga ako. Kasi, biruin mo, simple, kumbaga, simple yung lugar yung mga pinupuntahan niya. Mm. Pero kasi, iba yung talent eh. Kayo, katulad nyo kayo, iba eh. Isang tingin nyo lang, hindi, this is a very good photo agad. Huwag mong itulad. Hindi. Yun eh. Diba? Sabi ko naman sa'yo. Oh, ikaw. Sino ba nanalo? Sino ba nagkaroon ng recognition isang araw? Ikaw yun. Hindi, ikaw dapat yung galo, di ba? Ikaw ka idol namin eh, di ba? Naku po. Tumutulad nga lang ako sa'yo. Pero iba kasi yung dati nga nun sa inyo. Actually, hindi lang ikaw. Sa lahat ng mga pros out there, ibe, there is a connection habang tinitingnan talaga yung litrato ng isang kumuha nun. Papa landscape or what? Ibe, parang nagsasalita sila na, uy, tingnan mo ko. Parang ganun. Eh, pero ako, katulad ko, minsan medyo, okay, photo lang. Ganun lang. Ano ka ba? You're selling yourself too good, Lolo. Pare, alam mo, you're good. You know that. Ayaw mo lang, ano, which is good. At least, mas maganda na yung humble kaysa sa hambog. Diba? Ay. marami tayong kilalang ganyan. Iba kasi yung style. Eh wala. Yeah. Eh, hindi kasi talaga ganun ang taste. Wala. Eh, ganyan wala, talaga. Wala. Pag ganyan na. At least everyone talaga. Yeah. So let's just enjoy. Wait. Call. Ano mo na? Shout out ulit. At marami natatambakan tayo. Oo nga. Yeah. Siyempre, shout out sa ating kaibigan na si... akala ko si Rommel Cruz. Hello, papi. Magandang gabi sa'yo. Incredible Hulk. Yan. Logyaka, DJ Luño. Logyaka, ha? Gusto mo yung labas ko? Gusto mo lasagna? Padalhan mo nga yan. Padalhan. Padalhan ka ta. Okay, correction daw. Sabi ni Ate Rhea, may correction. Hindi naman po charitable. Small time lang, sabi niya. Any kinds of pagtulong. Hmm. Walang big time, walang small time. Basta tumulong ka, malaking bagay doon sa taong tinulungan mo. Oh. Iba ang impact nun. Iba talaga ang impact nun. Sabi ko sa'yo, ikaw, magbigay ka na kunyari, nasa labas, binigyan mo ng konting pagkain. Rhea, wag mo i-drop. Okay na yun. Masaya na 'yon. Masaya na ako doon. The drop niya yung ano yung mag yung pro. Hindi. Wala ganun. Siyempre, medyo ano tayo, medyo good vibes tayo dito. Good vibes. Bawal bad vibes dyan. Anyway, bawal na bawal tayo dyan. So, dude, let's talk about this episode. This episode sobrang to ano, kin-conceptualize natin, ang hirap natin. Now, gusto kong malaman mo bakit ito yung tatlong in-invite ko. I got to know this three during one of my travel in Davao. Na kasama ko to sa bahay, yung tatlo na yan, brother. Now, doon ko na, parang habang nagkakwentuhan sila, alam mo yung parang nakita ko na, no? Yes. Nakita ko sila na they're enjoying reminiscing about the past. Pero, parang nakita ko, yung sabi ko, parang ganito rin ang babaksakan namin pagtanda. Masaya. Masaya kasi marami silang adventure eh. Yun yung ano. And one thing na grabe rin yung respeto ko dito sa tatlo na to. Kasi alam mo, yung when I was starting photography, yes. Nag-research siya, I do the research. And the common names or yung pinaka-normal names na nakikita mo online would be Tapan, Deri, Floro. In different genre yun ha. So, until... Imagine mo, nalahay na pa ako sa kanila during a talk in Davao, which is organized by Canon Philippines, which is, oy, ang galing, oo, ang laki ng event. Canon. May pula. Anyway, yun, so, yun nga, whenever I do, alam mo nang itong mga to, ito na yung fundasyon na eh. Fundasyon of Philippine photography, hindi ka magkakamali. Yes. And then, yes. Marami tayo dyan, actually maraming magagaling dyan. Nandiyan sila Sir Bien, sila Wigs Taisman, ang rami pare. June De Leon, sabi na pag-usapan na namin nila Sir George yun.
hindi pa natin sila na-invite for now, but hopefully baka in the future, baka mawala nyo si Ben Cab, makuha namin for invitation. Mm-hmm. So imagine nyo, now again, we're here to inspire and to tell you about the artist. Guys, maybe kasi marami nagtatanong, bakit hindi kayo nagpapakita ng mga litrato, ng gawa nila? It's because marami nang gumagawa nun. Now, ang ginagawa namin ngayon is instead of focusing doon sa image nila or mga craft nila or yung mga ginawa nilang imahe, this time, I want to focus on the artist itself para mas makilala nyo yung tao in person. Anong pinanggalingan nila, paano sila nag-start, and paano sila mag-isip. Yun yung purpose ng show. So that's why we don't have to show their work. Kaya nilang ikwento yan, which is mas maganda. Diba? Yun na nga. Ayan. Siyempre, dito so, sa tatlong guest natin. You cannot, so ano ba? Yeah. So magpapasok na ba tayo, Rommel? Oo. I-introduce ko na nga. Siguro, habang pinapapasok, mag-i-introduce na ako dito siguro. Sige. Iyalo na natin. Hindi, kailangan ko nang lumipat ng kwarto na naman. Yes. So, okay. So, syempre, pasukin na natin sila. Papasukin na natin. Yes. So, syempre, hello, magandang gabi. Let me just introduce you our guest for tonight. Unang-una, our first guest is 35 years na siya in commercial advertising and photography. He's one of the renowned food photographers in the Philippines. Syempre, halos lahat ng mga advertisements na kilala yung kainan, like Jollibee, Chowking, and many more. One of the original Canon ambassadors. Let's all welcome Sir Mark Floro. Mark Floro. Hi, Sir Mark. Okay. Hello po. Yeah. Hi, Mark. Ayun, galing ng magic na yun. Na-tilt niya. Parang ano, sa Hollywood yun eh. Sa Hollywood, gusto na nakikita yung effect niya. Intro pa lang, medyo ikot-ikot sa diba? Sir Mark. Kasi yan yung magaling photographer. Ginagawa ng effect of intro pa lang, di ba? Yan yung po. Hello po, Sir Mark. Hello po. Ganyan mag-adlib. Yun po. So, syempre, pakilala naman yung ating second guest. Isa rin sa mga original Canon ambassadors. This is a well-known portrait photographer. Syempre, sa kalibre ni Sir. Siya lang naman ng official photographer ng Binibining Pilipinas. Sana naman po, maging assistant niyo po ako pagka nagsushoot kayo noon. Siyempre, siya lang naman ang kauna-unahang photographer na nasali sa Huwarang Filipino Achievement Awards. Yan, mamaya gusto ko malaman. Gusto ko rin maging Huwarang eh. Yan yun. Yan. Alam mo, pag sinabi mong Huwarang, sandigan yan eh. Yan yung mga pinapatayuan ng rebulto talaga. Patay na yun. Huwag daw mo na yung rebulto. Yeah. Let's all welcome Sir Ibarra Deri. Hello po, Sir. Magandang gabi, Sir Ibarra. Good evening sa lahat. Magandang evening sa lahat. Yes po, parang magandang gabi po. And syempre, yung ating guest, panghuli guest. Suki natin ito, suki. Suki yan. Hindi pwede. Tatay ko yan. Pag walang tatay ko, so, hindi po pwede. Hindi kumpleto. Siyempre. Yun na nga. Siyempre, itong huling guest natin, hindi pa uhuli to. Malamang, intro pa lang, ubos na ang oras natin. Pag sinabi natin lahat ng award dito, naku po, ubos na ubos ang oras. Biruin mo, siya lang naman ang isang master travel photographer. Sabi ng Rappler yun, ha? So, pag sinabi ng Rappler, medyo... Nagbabasa ka ng Rappler? Rappler palang controversial agad, di ba? Controversial agad, di ba? Okay. Also, syempre, he's a well-known photographer from celebrities and politician. Nagkwentuhan nga kami ni Sir George kamakailan. During your break, no? Oh, yun nga. During my break. Ay, what? Baka nanonood yung boss ko dito. Lagot. Ay, maganda gabi pala sa mga ka-office mate ko. Nako, hindi po totoo yun. Leave po ako doon. Nakalive po ako doon. Joke lang po. Joke lang. Peace po tayo. Peace po. Siyempre, itong third guest natin, multi-awarded photographer, which one? Two of Asia Pacific Tourism Association or syempre parang pagkain, pata. Diba? Pata. Dalawang beses isang pata na napanalunan ito. Ganun katindi, diba? Bakit ako wala akong nakukuha ng pata? Gold awards lang naman no? Siya. Oo, ako nga, hindi ako makakuha ng pate. Balat lang lagi nakukuha ko, balat. Yun nga, so... Yeah.
isa rin siya sa Asian Tourism Association Award. First place lang naman, first place. Siyempre, lang, ganun ang buhay. Laging oh, first place. Ganun ang buhay. Tapos siyempre, hindi naman papatay. Parang may paborito ka. Haba lang intro mo niya at kitatag, Georgia. Sabi ko nga sa'yo, ubos ang oras natin dito kay Sir Georgia. Ikaw umubos ang oras eh. Last na to. Last na. Siya lang naman nananalo ng National Geographic Photo Contest 2011. Yes. Biruin mo, napakadami nagsesend doon. Pag napili ka doon, lodi ka talaga. No. Yun, so due to insistent public demand, let's all welcome Sir George Tapan. Hello, sir! Hello. Yung gusto ko inumin eh. Cheers muna tayo. Cheers! Ay, mag-cheers pa? Oh, please, 100 years pa. Wala, talo. Paps, taas mo yung mag mo kasi talo tayo kay Ibarra. Maganda yung mag niya. Tiyo mo, oh. Saan makikita mo? Tinakbo yung... Okay. Cheers to Ibarra and Mark Floro na kasama ko. Sabi nga po ni Rommel, ako po ay suki na nila pero hindi po ako shoki. baka katakihin tayo, mag-trending tayo dito. Mga kaibigan po nila. Suki po, suki po ako, hindi po ako shoki. Nag-iigit ko sa tayo. Rommel, Tutal, inamin mo na, George, ha? George, inamin mo na. Nagsimula na sila, sabi ko. Yeah, good evening sa inyo lahat. Marami akong kaibigan, mga designer, but celebrities, at mga shocking kaibigan. Pero kaibigan po ako, kaya soaky po nila ako bilang kaibigan. Thank you, folks. Okay, siyempre. Huwag nating papakawalan yung ating guest co-host. Sobrang tindi nito. Oo, tindi yan. Siya lang yung pwede yung nag-straight English sa atin. Mismo. Pangalawa, kung makailan, kung napapansin nyo, ang puti. Diba? Ang puti. Endorser lang naman ito. Paps. Nasolusyon ako yung pagkaputi niya. Ginamitan ko ng warm color na ilaw. Tingnan mo. May kulay na yung balat niya. Diba? Magkakulay na si Daddy George. Mag-endorse pa naman sana ako ng product niya. Mag-endorse pa naman sana ako. Ano ba yung endorse mo? Gluta drip eh. Gluta na. Anyway, Rommel, Macky, welcome to the show. Sir, guys, mga idol, Sir George, Sir Mark Floro, Sir Ibarra, welcome to the show and I hope you enjoy the night. Now, Macky, do your thing at bago tayo makasuhan ng lahat. Go. All right. Good evening, guys. Again, this is a disclaimer. The views and opinions of our guests do not necessarily reflect the views and opinions of TWG, TWGO, Parc Productions, and its management. Ako, parang kala mo yaman yun. Narinig mo ba yung panghuli? Narinig mo? Parc. Diba? Parc Productions. May lambing. Anyway, guys, yun. So... ito na. So, simulan na natin at mukhang mahaba itong gano'n. So, guys, it's a practice here. Aside from the introduction Rommel did for you guys, I also want you guys to introduce yourself on how you want people to know you as an artist and as a person. Kasi kilala kayo as the photographer that ito yun, ito yung mga nanalo, ito yun. Pero who is Deri, who is Floro, who's George Tapa? We all want to know you better aside from reading all the articles online about you guys. So, let's start with Sir Deri Ibarra. Dito ako nalilito. Alam mo, sometimes it's Ibarra Deri or Deri Ibarra. So, Sir Ibarra, who is Ibarra Deri? Sino nga ba si Ibarra? Ang pagkakaalam ko lang, basta photographer lang yun. Nag-start as ID photographer, ngayon photographer pa rin. Yun na. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple lang. ID photographer. you put Rommel to shame. Si Deri lang talaga. Si Ibarra lang talaga. Ibarra Deri ang gumagamit ng magic sa lahat. I love kayo. bago mag-start ang shoot, minamagikan ko yung mga models ko. Oh, baka parang gusto ko matutunan yung mga magic niya. Baka gusto niyo gawan ng opening magic muna tayo bago tayo magsimula.
ito kasi napakasimple lang naman halimbawa, imagine. So, na sabi nga natin, okay? Ilalagay mo lang sa box, okay? Matapos, ilalabas mo. Okay? Ito lang naman ang lalagyan. Kukunin mo yung laman, okay? Pakita mo na totoong card. Okay? Ibalik mo uli. Yan. Ganun lang naman kasimple. Walang ano, pakita mo to, then ito ngayon maganda. Okay? So, ipapasok mo to ngayon. Tapos, counting hokus-pokus, counting baliktad, makikita mo na, nandiyan dyan, okay? Nandiyan yung card niya. Okay? So, ulitin natin. Okay? Talikod ko, ipapasok naman to. Okay? Hindi ko papakita. Talikod? Okay? Sa likod niya ipapasok sa inyo. Okay? Then, counting ano lang, counting ganyan. Patapos, babalikta rin mo. Wala na. Kahit ilagay mo yung ano, barya. Men. Ganun lang, nawawala ka agad. Parang gusto ko matutunan yung magic tapos ipasok dun sa likod. Nawawala eh. Parang ayaw, susundot sana ako dun eh. Ayaw ko, mga ano, nalulod na sawa ko eh. Ayaw ko. Actually, nanunood. Kaya nga eh. Minsan nag-magic ako sa Binibining Pilipinas. Nakadamit pa. Nalagyan ko na dalawang handkerchief sa ano. Paghatak ng hanky, makita ko, tangkal yung bra. Akala nila, ano, effects lang naman actually yun. Lahat ng magician, alam yun yung effect, paano ginagawa. Napakadali lang naman. Kaya lang, ang importante dito, yung presentation. Yes. Okay, correct. So yan si Ibarra Deri, photographer, magician. Yeah, and one of my idols pagdating sa ano. Mismo, para kung gusto ko na yung magic, malamang pinadaan na naman niya sa likod yun. Kaya natanggal eh. sa likod. Alam mo na kung saan sa likod. Hindi makakatiis talaga. Ito yung magano eh. Yung ikot ang asara dito eh. So now let's go for Sir Mark Floro. Mark Floro, yes, who's Mark Floro? Dako, nakamute ba? Audio tayo. Mukhang may technical difficulty. Oh, can you hear me? Yeah. Yes. Up close and personal. I really have to be this close. Okay, so we were testing. Okay. Simple guy, loves golf, loves swimming, and loves photography, and especially life. Just loves life. And loves food. Loves food, yeah. Okay. Ah, simple. Na talagang alam. Alright lang. Yun. Simple approach. Wala. Basta food is life. Yun na nga natin dyan. Food is life. Yeah. Yun na nga. Talaga food is life. Naingit talaga ako kay Sir George pag tinataas ng pagdating. Walang kalasa-lasa to siya ako eh. Ako din. Oy, Nikon. Baka naman, Nikon. Anyway. So, thank you for Sir Mark. Ito, get ready for this. Ito, ma. Mismo. I'll be surprised. It's one word. One word? Wala mo. Sir GT, who's George Tapan? Magandang gabi. Natawa na sila. Alam na yung opening eh. Okay. Ako po ay isang anak ng isang photographer sa small town. No? Nagka-ambisyon bilang anak ng photographer at gusto kong malaman kung kaano ka-importante ang photography sa buhay ng tao. Sa aking pagpasok sa photography, ay itong naging gabay ko para i-discovere kung ano yung pwede kong malaman kung kaano ka-importante talaga at ito ang pinatunayan ko at diniscovery ko at ini-contribute ko sa aking mga kababayang Pilipino. Napaka-importante ho. Kung sana ako naroon, ito yung sagot sa tanong ko na kaano ba kaimportante ang photography
sa tao. Kasi alam po ninyo, ang photography is an international language, no? Kapag sinabi na photography, naiintindihan ng mga tao. Kapag sinabi nung una na may mga tao hindi nakakaintindi ng photography, pag minention mo lang, pwede bang magpa-Kodak? Kahit Bisaya, kahit anong lingwahe, kahit ano, naiintindihan nila. So photography is the international language na maintindihan. So dyan sa mga ganyang sitwasyon, yan aking naging gabay kung paano ako pumasok sa photography as part of my life. Kung kaano ka-importante ang photography sa inyo, sa akin, sa ating lahat, ang photography. Kaya nandito ho kami ngayon, hindi lang ako, si Mark, si Floro, at saka si Ibarra, at lahat ng mga kakilala ko. Ito po yung aming pinatunayan kung kaano talaga ka-importante ang photography sa tao, hindi lang sa social media, kundi ever since nung una pa, kung kaano talaga ako. Kung walang photography, hindi mo malalaman yung first step sa buwan. Kung walang photography, hindi mo malalaman kung ano kaganda ang New York or Paris and everything. Kung walang photography, hindi mo malalaman kung ano kagaganda ang mga Pilipina. Dahil photography, lalim, diba? Photography, camera, the real camera without touching, hindi nagbubulaan. So, this is photography, part of my life. Yan lang ang akin bilang George Tapan. Intro pala yung Mel. Ayan, intro. Paps, may bago ko natutunan. Partida pa yan. Nasayaran na yan ng alak. yung alam yan. May natutunan na naman ako dito. May natutunan. Anong natutunan mo? Importante yung mahalaga. Nakoda ka na ba? Nakoda ka na? Oh, magandang ganyan. Ayan, ayan, no? Ayan, parang gusto kitang kodakin, ah. Parang gano'n. Rommel, I think that's gonna work with Sir George, but with you, mukhang hindi eh. Oh. Mukhang baka makasuhan eh. Diba? Hindi naman. Dapat nasa tamang delivery. Pwede ka ba kita, pwede bang kodakin kita? Parang gano'n. No. Iba eh. Iba no, Rommel, ang term sa iyo, ikaw ay isang maniniyot. Ayun, nako po. Sir George, wala naman pong ganyan. Wala naman pong ganyan. This is the word in the rural area, no? No malis at it. Pero, pwede. Yun ang alam nila, di ba? Oo, tama. Tapos sir, nakita mo naman itsura ni Rommel, tapos maniniyot pa ang dating. Ibang-iba yung datingan eh. Alam mo yung mga natutulfo na ano, mga photographer, yung mga sample eh. Ay, hindi na ako mag-shoot, mahirap na, baka matulpo ako. Anyway, guys, so let's throw in the first question for you guys. Now, ito man na to. Just now, the purpose of the show is to give ideas to all upcoming photographers or current photographers who wants to know what's really photography and ano ba talaga. Kasi right now, ang raming pumupunta sa hobby na to eh, or even to the business. But, alam mo yung wala yung courtesy. They don't know the rules of yung how to, paano makisama. So kasi, you guys would be the best people to ask about. Kasi na-experience nyo yung without the social media. Ito. So what was the state of photography when you started? The difference of photography during the start and present. Let's compare both era. Kung ano ba main difference nung dati at ngayon? Kasi ibang-iba talaga yung social media ngayon eh, lalo na sa modern day. Like what Kuya George said during our episode 3. Sabi nga niya, before it was an advantage to have a backer, or if you're coming from a prestigious agency, malaking bagay 'yun para makakuha ng mga project. Now, is it still applicable nowadays with ganun, kailangan ba may backer, or are we talking about you could actually market yourself and you could get projects like that now? Siguro anyone could answer this, ha? Kung sino yung mga gusto mag-pitch in. So Rommel, so if you want to choose kung sino gusto sumagot, ikaw bahala, basta it's addressed to everyone.
Pero umpisa na natin si Sir Deri. Sir Deri, yun po regarding po dun sa question ni Sir Park earlier. Kayo po, ano pong masasabi nyo dun sa... Yun na nakakalungkot ngayon eh, yung respeto. Yeah. Nawawala. Unlike the time namin na pagkilala, pag alam ko na nag-shoot sa particular product na yan, kilala kong kaibigan na photographer, tatawagan ko muna yun. Okay, so the okay. Courtesy, may courtesy talaga, no? Yeah. Saka lang ako kukuha. Isa na dito na hindi ko makalimutan, si Raymond Saak. Mm. Sabi ko, Raymond, may binibigay sa akin na trabaho. Alam ko ikaw ang nag-shoot nito, passion. At tapos, sige, Deri, talaga sabi niya, sa'yo, ako nag-recommend sa'yo. Hindi ko alam na ni-recommendan niya ako. Ako nag-recommend yan. Kaya lang, medyo mas mataas yung rating ko noon. Ayoko masisira si Raymond. Hindi ko rin inano. And at the same time, sabi ko na lang dun sa client, may shoot din ako. Pero hindi ko pa rin tinanggap. Kasi pag tinanggap ko yun, masisira yung price mong ano. So nandun yung respeto. Respeto. Nandun yung respeto. Yeah. So yun ang malaking talaga difference pa rin nung ano, nakikita natin. Ngayon kasi nagsisiraan pa eh. Sabi nga ni Raymond, hindi ka lang sinulot na, siniraan ka pa. Ayun. Yun ang mahirap. Oo, nangyari daw sa kanya yun. So, pero ang client naman, pag alam na mahusay ka talaga, hindi ka naman bibitawan. Yeah, yun naman ang totoo. Pag nasanay na sa'yo at nakita na naman nila yung ano, trabaho mo, and ano, alaga. Yeah, aantayin ka pa. O sige, kailan ka free? Yun na. Alright. Sir... Sir Mark, you have anything to say about it? About the photography per se? Photography per se. Okay, basic. What is photography? It is basically light during our time exposing film. Nowadays, it is exposing a digital, what is it called? CCD. Okay. It just captures light. That's basically it. Now the objectives have changed. But you know, the objectives have changed. The feelings for photography have changed. But basically, photography is the same thing. You click, you capture light, your subject, whatever the subject is, and that's it. Objectives lang have been changed. Change. The fundamentals of photography are still changing. That's how I see it. In 10, 20 years now, it's still the same thing. Photography is basically capturing light, whatever the medium is by then, and then the objective would be different. We have social media, and you know, I don't have Instagram. I don't have Wi-Fi, yung Snapchat. Snapchat. I don't have those. Why? I'm already okay being bombarded by this one. Want to rest. What am I doing now during this pandemic? I'm playing games. I'm playing games. Computer games. That's occupying my time. That's also occupying this one. They're, so to speak, supposed to be days for the agent for us guys, and that's what I'm doing right now. But basically, guys, photography is the same. There are new objectives. That's a nice take about it, Sir George. I'm sure you have something to say about hindi ka namin papawala. Lagi ka, ang magiging arrangement natin, not by age, okay? It's not by age, random, but it's random, pero lagi huli Sir George dapat. Okay, thank you. Alam mo ngayon, ang photography ay hindi nagbabago ever since nung una pa. Pare-pareho ang procedure, pare-pareho ang setting, pare-pareho everything. Pero dahil nga sa pagbabago ng panahon, ang photography ay nagkakamero ng iba't ibang paningin. Photography as professionalism. Katulad nung una, kami, pag sinabing kami,
we have the professionalism because we have the ethics, we have the equipment, we have the knowledge, we have the technology to produce good photograph. That's professionalism. Ngayon, sa ngayon, because of the social media, everybody knows photography because of the YouTube and everything. Pero they don't have the background to do the real things. Mm. Photography is pwedeng sabihin natin an expression, pero to produce a better pictures, dapat lahat yan ay yung tatlong bagay na yon: professionalism, expression, and technology naroon. Social media is the another way of using, this is the vehicle for publication of your work. Publication. Nung una, hindi ka tatanggapin ng mga editor, ng mga publication, kung wala kang background. Sino ka ba? As a photographer, sino ka ba? Ikaw ba'y professional? Do you have... 9 o'clock. Yeah, do you have the things na portfolio na ginawa mo na? No, photography is not an overnight. Hindi kahapon, nag-aral ka lang, meron ka magandang camera, photographer ka na. Pero maraming ganon. This time, maraming ganon. Marami, kahapon lang nakabili ng ganitong camera, ginagamit ang camera brand to be a professional photographer. Pero wala siyang background as photographer. Wala siyang portfolio. Wala siyang recall kung sino ba siya sa photographer. Mm-hmm. Okay. Ngayon, okay. Ang importante sa photographer is you have everything wholesome being a person. Hindi basta, oops, connected ako sa ganitong brand, sikat na ako, nakakapag-travel ako, sikat na ako, marami akong followers, sikat na ako. No. Photography is a professional thing. This is not a trending. This is not a lifestyle. Photography is professionalism, ethics, rules in photography. Ha? Rules in photography. Ngayon, kung wala kang ethics at ikaw ay magkukuhat, nakakataklob ka doon sa ibang tao kapag nagkukuha ka ng festival, you are not a good photographer. Rommel, itag mo na. Itag mo na yung mga tao na yun. Tag mo na. Hindi ko mo naglagay ka sa Facebook and then sasabihin ng Facebook, I use this to add more likes. Uh-huh. That's not the way being a good photographer. Ang photographer, kapag nakita ang isang litratong maganda, marirecall ka, ah, kuha ni Ibarra Deri yan. O, di ba? O, kuha ni Mark Floro yan. Pero, hindi lahat na magagandang litrato ay magandang litrato. Ay gawa ng isang magandang photo, na mausay na photographer. No. Because of social media, because of the apps in photography, magagawa mo lahat yan. Pero, you have to be careful. Photography is part of the history of the human being. Kung ikay mahusay, kahit 20, 50, 60 years, marirecall ka. Ngayon, kung yung style mo ay kahapon lamang at bukas ay iba na namang style, goodbye photographer. You are not a good photographer. That's photography. Ang bibigat. Alam mo yung Halloween special natin, kinilabutan ka? Ito! Goosebumps, pare. Goosebumps. Actually, three important words yung nabanggit nila. Magkakaiba. Unang-una, respect. Okay. Okay. Ay, Sir Ibarra. Sobrang simple. Sigurado mo, tama yung nasabi mo, ha? Tama. Okay. Delikadesa. Papapaya yun, tayo, delikadesa. Ha? Hindi. Okay. Nakinig tayo, may delikadesa. Okay, good, yun. good. Saka pa photographer. Kay Sir Mark, change. Hindi pa pwedeng stay ka lang sa kung anong meron ka. Dapat sumasabay ka sa parang hindi yun sinabi niya. Yun. English lang yung kay English lang yung kay Sir Mark. Hindi English na. Lang. Oh, English yun eh. Okay. English lang. Kaya ninamnam ko maigi. Okay, okay. At yung panghuli, yung kay Sir George Tapan. Professionalism. Sobrang madami nang walang ganyan ngayon. Sobrang madami. Dapat
itong tatlo na to. Nawatay iyak ka. Traits nito. Kasi medyo nakaka-excite eh. Nakaka-excite, di ba? Unang tanong pa lang, ang bigat-bigat na, di ba? Pabs, kaya ka pinagpaplanuhan kung anong talong, di ba? yun na nga, di ba? Host, co-host ka na, pati ikaw, namangha ka pa, di ba? Oh, di ba? Park, may I ask question for the three? Sige, go. Answers. So, it has been established that you guys are the triumvirate, actually, of Philippine photography. And during your time, this was before Maki, Photoshop. Excuse me. Ano yung triumvirate? Medyo hindi ko alam yun. Pakiulit. Rommel, when you say triumvirate, these are the people that holds firm the foundation of Philippine photography. It's a triangle. Okay. You can never break it. Okay. They're not gonna accept it kasi mga humble itong mga to. Para. Okay na sa panindigan na natin. Minsan lang naman. No. This was before Photoshop. So, my question is, are you guys using like special effects to have that certain feel or look for your photographs? So, say for example, Sir Deri, when you were doing Binibining Pilipinas, is it correct? Or Miss Universe on that matter. Are you using materials to touch up your models or the candidates? Because there's no Photoshop back then. So what you see is what you get essentially. But are there things that you use to touch up the faces of the models or the bodies? Yes. Una-una, bago mo kunan, especially pag headshots, okay? Headshots, kailangan makita mo na yung symmetry ng mukha. Kung naaalala mo sa pag nag-drawing na may ratio 1:1.618, ginagamit ko na yun that time. Okay? So, gagamit ko yun. Paano pa? So 120, kasi ang ginagamit ko na is 120. Yung 6x8 na bigay ng Fuji, 120, 6x8 yun, sa headshot, i-retouch mo yung negatibo. Okay? So paano i-retouch mo yung negatibo? May retouching fluid na pinatawag. So napaka-nipis, napaka-ano ng HB pencil, napaka-nipis, napaka-liit ng kasa. Okay, so i-retouch mo. And then, i-retouch mo ulit yan transparent watercolor sa print. So negative print, i-retouch mo yun. And not only that, you have to know how to use your airbrush. Tempera naman ang ginagamit namin sa airbrush, airbrushing. And then, bubugahan mo na ngayon ng varnish, flat varnish. Yun, what time? Oo. Kaya halos makikita mo sa headshots, perfect yung mukha ng tao palagi. Kung ilalagay mo yung beauty mask dati, yun niya yung mga beauty mask na tinatawag, talaga naka-exacto yung mukha. So kailangan alamin mo yun. Wow. And then, isa pa, yung mga special effects. Sa darkroom, nagagawa mo yung multiple images. Sa darkroom yun. Kaya lang, black and white lang ako. Isa ang camera ko at that time, pero tatlo yung enlarger ko. Dahil sa pinag-ahalo ko yung images. Rommel, yung enlarger na sinasabi niya, photography thing yun. Lilinawin ka. Baka may iba na sa'yo. Sa lilawin niyo kay Rommel, pag nagbibigay lang, yung enlarger, iba dating sa kanya yan. Baka ibang mas enlarger yung pinisip niya, ano ha? May gusto nga po ako sa kanyang itanong kay Sir Deri. Sir Deri, kung i-ratio niyo po ba yung mukha ko, anong pinakamagandang ratio? Honestly, pag humarap ka, ano, yung symmetry na mukha mo, bigyan mo ng headroom para ipakita. Atras. Pakita natin. Okay, okay. Pops, tanggal okay. T-shirt. Tanggal. Tanggalin mo. Yung symmetry na mukha mo maganda. Ako sir, mali yung sinabi nyo. Lumaki po yung ulo ko.
yung pagkakalagay mo na dito sa side na to, ah, itong side na face ko, nandoon yung shadow, magandang lighting na ginawa mo. Mm. Pag naka-shadow. Oh, kasi na Rommel, perfect. Rommel, thank you ah. Hindi ko matik. Ang ganda daw na bugis sa mga. Perfect daw. Magaling perfect yung ano mo. Sir, thank you po. Maraming po salamat. Sir, wag niyo agawan ako ng assistant. Baka wala lang ako sa'yo, baka lumipas sa'yo yan. Gandahan dito, natatakpan siya ng microphone. Kaya kita mo perfect talaga. Kasi takit ng microphone. Binawi. Tatawa ka na. Akala ko pa naman 100% na talaga may ilalagay mo nga dito yan. Yeah. So, Rommel, any follow-up question for that or you're good? Actually, I'm good na. Okay. Macky, you're good? How about let me address this to Sir Mark Floro. Since you are a food photographer, how about you? The subject is basically still. Do you use any effects to create that luscious or good-looking or very eatable photo? Something like that. Okay. This is my answer. I'm known as a food photographer, but in reality, I can shoot everything. It just so happens that after all these years, I'm doing both now. My answer for that is, it's just lighting. My friends will tell you, my professional friends, I'm sure other friends will tell you, I don't know Photoshop. Mm-hmm. I don't know Photoshop. So whatever you see there is actually done in the camera. It's done in the camera. We have to work, I work, especially with food, I work with a food stylist. Mm-hmm. They're working as a team. But sa totoo lang, the food stylist is the one who really, sila mismo ako are the ones who create the masterpieces. Okay. So the use of cameras, lighting, ambient lahat, especially lighting, I only enhance the beauty. Now, kung halimbawa, the food stylist doesn't know how to style per se, no matter how good the lighting is, it will come out looking like doo-doo. Yeah. So it has to come, it has to look perfect at the beginning. And then the lighting, my lighting, regardless whether it's food, people, portraits, even interiors, I shoot interiors, which I love, it has to look photogenic, per se. Yeah. It has to look photogenic. Because again, I like to keep the Photoshop to its minimum. That is my training. That is my philosophy. And I like to think that that's also Deri's and George's philosophy. Photoshop to a minimum is the eye, the understanding of lighting, the composition, and of photography. It's the eye that is going to make it work. And also, lighting. Yeah. Should always be lighting. Should always be lighting. Rommel, naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan ko. Alam mo kung ano nasa isip ko? Hmm. Pag nailawan ako ni Sir Mark Floro, magmumukha kang delectable? Magmumukha kang pagkain. Hindi ko sinabi. Perfect na daw yung mukha ko. Tapos ilawan pa ako ni Sir Mark, ang sarap-sarap ko na, di ba? Oh, God. Siopa. Pare, wala ka. You're din yung mas natanda mo yung sinabi ko when I invited these three. Nakita ko sarili ko sa kanila na sabi ko yung humor nila. Pare, you're dealing with the pros. Dude, babalik sa'yo yung mga hirit mo. Maniwala ka. Kung malakas ko mag-asar, malakas mag-asar yung mga yan. Wala ka. Magde-deactivate na nga ako ng Facebook bukas eh. Hintayin ko pa yung sagot ni Sir George Tapan. Siyempre yun ang pang-complete eh. So, ang ganda na raw na ratio mo. Pag nailawan ako, ang sarap ko na daw.
Ano na kaya pag kayo kay Sir George, di ba? Last question for Sir George. I don't know if you can remember this, but I have read in one article you mentioned, or this is in on a one-on-one thing with the person who blogged this. You mentioned the words, "I know how to sell my destination." I've read that too. Yeah. Yeah. Can you expound what makes it so George Tapan that you are very certain that when you go to a place, that's what you say, "I know how to sell my destination." Bago ko mag-start, mag-shoot ng isang destination. Natutuwa ako pag nagsasalita, Sir George, gingiti na agad yung dalawa. If I could only capture the reaction ng dalawa. Ako ay nag-research muna. Hindi basta kinukunan ko at ibinibenta ko or kinukunan ko ang destination. Every destination ay may kanya-kanyang character. Mm-hmm. Every destination ay hindi dapat mag-compete as character of a destination. Pero being a photographer, kung rin nakikita ko, ito yung magiging base kung paano ko babaguhin ang image ng isang destination. Why? Because I travel a lot, maging foreign at maging local. Pinapag-aralan ko para hindi mag-compete ang kanilang characteristic as a destination. Kung ang Pilipinas na aking ibebenta, dapat mas maganda at katumbas ng mga other foreign destination because this is my place. But destination ay may kanya-kanyang character, no? So, From the point of view as a photographer, from my third eye, nakikita ko kung ano yung wala. Yung ibang destination na meron destination, na meron yung destination na kinukunan ko. So I have to look for things na kakaiba from my point of view. So, ganun ang aking pananaw. Pero sa aking pag-aaral, siyempre bilang professional photographer, I have everything. I have the equipment. I have the time to study everything. I have the contact. I know the vantage point of the place na dapat kunan ko. Napaka-importante niyan. Ang photographer dapat nag-iisip. Hindi basta kukuha na lang, may maganda akong equipment, kukunan ko. No. Ikaw yung magsasabi at mag-istorya, this is my storytelling about my destination. Kasi kung gagawin mo yung destination at kukunan mo, para ka lang nagpakita ng postcard ng iba't ibang lugar na magkakatulad same destination, same point of view. So kinakailangan ang photographer ay mag-iisip bago niya kunan. Mag-iisip, iplano kung ano ang dapat nakunan mo. Yan ang ginagawa ko in every assignment in my work as a photo editor, as a photographer, as a contributing photographer, as a commission photographer, and as a photographer for myself. So marami yung pinapag-aralan ko, hindi lang from my own. Pinapag-aralan ko, ano ba ang gusto ng tao makita? Anong ba gusto ng makita ng mga foreigner na makita sa aking bansa? Ano ba yung gusto ko na ipakita from my point of view? Kasi marami ang dapat mong pag-aralan. So, kapag pumasok sa utakan mo, you are a professional photographer because you know something, you know the language of you, of the things you are going to discuss on photography. So, photography, padre, is part of my life. Photography, kung ano yung kuha ko, it's only George Tapan shots because that's my point of view. Hinga mo na ako. Question number one pa lang po tayo. Question number one. Bakit mamaya ka lang magtanong? Mag-uubot sa'yo.
Anyway, that's very insightful. And again, Rommel, any comments? May kontra ka pa? Baka meron ka pa ng ano? Hindi, pinigil ko na kasi sabi mo, yari ako dito sa mga to. Pakabayin ka. Wrong move ka dyan. Alright, guys. Question number two. Okay. This is addressed for you, the three of you. What was your greatest work or iconic image you've done so far? Siguro kasi I'm sure you have one favorite among the rest. How did you... So without showing the image in public, I want you to describe it. Kasi being an artist, I'm sure before shooting that, you know na ito yun. Ito yung money shot. Ito yung gusto ko. Ito yun. So how did you conceptualize that? What was the reason and specific... What was the that specific image na bakit siya naging greatest creation of so far for you guys? So let's start with... Si Sir George naman unahin natin para... Sir George, like as of that. Now, I like that. You know, I'm sure. I like that. I like that. Alam mo, Park. Every subject is a beautiful subject for me. Yeah. Okay. Not because your beautiful subject is a good chance. Mm. No. It's a challenge for me to think what to capture. Not only minsan lang. Mangyari ang minsan. Mm-hmm. So you have to create. Mga tagline, di ba? You have to capture things na as a photographer, you're doing your work as a professional photographer. Marami akong mga bagay na nakinunan. Ito, ibibigay ko sa iyo professionalism as in being photographer, part of the international photographers in the world. Bibigay ko sa iyo. Pero yung may mga bagay na katulad nung kinuha ko sa mayon, this is things na pinag-isipan ko. Pero these things is na masasabi ko na it's a challenge to me to capture things na marami ang nag-ambition to take pictures international photographer. Ito yung assignment ko sa Asia Week. Asia Week is an international news magazine. Isa po ako sa binigyan ng pagkakataon ng Asia Week to cover the Corey, President Corey, to visit the White House as the first president. As the first president na housewife of our country. So, lahat is excited. Lahat is excited. So, yung assignment sa Asia Week ay inibigay sa akin at ako ay nung binigay sa akin at binigyan ako ng visa to cover in White House is napakalaking karangalan. Ang binigay lang sa akin ng Asia Week is something like, privilege to cover President Corey in White House, in United Nations, in other places. You know? But binigyan the experience, no? Grabe. At the experience, this is things na pinag-aralan ko pong mabuti. Not because I'm bringing the banner of Asia Week. It's because ginawa ko ito bilang Filipino photographer to showcase and to capture the image of the first state visit of the housewife photographers of a housewife president and wife of Ninoy Aquino. Elected, whatever it is, but she became the president. Alam natin na yung White House pag kinunan mo at magsasalita ang presidente ng United States of America and the president of the Philippines ay si challenging. Tiningnan ko hong mabuti kung paano kino-cover ang dalawang presidente together at the background of the White House and photo op with 300 photographers all over the world.
So ang ginawa ko po bilang photographer, not bilang Asia Week, ano, maaga akong pumunta sa location. Kasi okay. I have the access of the ID of Asia Week and Filipino photographer access in White House. Bakit ako maaga? Pinag-aralan ko yung mga past state visit ng mga presidente. Dun sa White House na yon, dalawang presidente yung nagkakamay, nag-i-speech, kita yung background ng White House. So, pinag-aralan ko mabuti. Sabi ko, babaguhin ko ang sistema. Pinag-aralan ko. Maaga ko, kinuha ko agad yung 1 hour before, naka-station ako doon, naghihintay sa gitna ng lab sa White House. Tiningnan ko, okay, pagsilip ko doon sa camera ko, 645 na mamiya na wide angle, 35 millimeter, which is equivalent to 21 millimeter. Kita yung buong White House. Kita yung colors ng White House. Kita yung magiging tawag dito na kwan ni Reagan at saka ni Cory, mga cabinet. So, sumentro ho agad ako. Sumentro ako. Wala pang tao. This is the center of the pictures. This is the center that capture the whole pictures of White House. 30 minutes to 1 hour naghintay ako. Nagdating na yung mga media of different publication, different the video, the stills and everything. Mm-hmm. Lahat sila nakadala ng ano, telephoto lens to capture Reagan and President Cory shaking hands and talking. Ako, ang dinala ko is a wide angle. Wide angle. Pwede kong kunan ng horizontal at vertical. Kuha lahat. No? Mm. May dala akong panoramic camera. Imagine, ako lang po yung nagdala ng panoramic camera. A Panon. Panon, 180 degrees to capture the wideness. And then, okay. So, ganun po yung pangyayari. Dumating na yung time. Lahat sila ay naka-tripod. Lahat sila ay naka... Ang pinakamababang lente na hawak nila is 150. To have a close-up of President Cory and Reagan and the cabinet. Ako, ang pinaka-wide ko na hawak is 35 millimeter equivalent to 21 millimeter. Oh, lapad nun. 35 millimeter, sumalapad. Nag-start na yung mag-shoot. Click, 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 click. Lahat naglabasa na yung mga photographer. Nakaplano na sa utak ko ang vertical cover ng Asia Week at horizontal spread ng Asia Week. Lahat ng bagay na ginagawa ko po ay nakaplano. Galing. Yun. Successfully, nakuha ko yun. Hindi ako pwede mag-load because 120 millimeter, it's only 16 shots I'm using film. Ooh. Oh my God. So 16 shots, ha? Oo. Kapag so, film pa yun. Idea kung ano pang itsura nung na-shoot pa nun. So ibig sabihin nun, lahat is controlled and planned by my knowledge when to photograph, when to start and everything. So ayun po. Pagkuha ko noon, successfully, nakunan ko. Pagkakuha ko po, at nakita ko, pinadala ko agad sa laboratory sa Washington, D.C., pinaprocess ko. Noon nakita ko yung film na one roll, 16 shots, ng everything, vertical and horizontal, kumakamay and everything, panoramic and everything, solve na ako for a cover of Asia Week. I have the vertical, I have the horizontal. Pagtingin ko doon sa film ko, makuha na po ako masaya na umuwi at to follow Cory kasi meron akong cover ng Asia Week, cover ng Kwan. Kasi film ho ito, hindi ito digital. Hindi. So from that Kwan, alam ba ninyo na tumawag ako sa Manila?
good shot, process, okay. Sabi niya, George, meron ka bang magandang materials for cover? Meron. Meron for a shirt. Meron ka bang magandang kwan? Okay, meron. Kwan ang sagot mo dahil pinag-aralan ko lahat ito. Ngayon, yung souvenir shots na mga photographer, na 300 photographers na kumukuha, sabi niya, oh, photo off, mga photographer. So lahat ng camera nagbigay kami doon sa isang photographer ng White House. Binigay nila yung kanilang 20mm, 35mm for the ops. So siya lang. Ako binigay ko yung panoramic ko. Panon. Can you take a picture? Pagkuha niya gano'n, sabi niya sa akin, wow, this is the first time I used a panoramic showing the 300 photographers that cover. Everyone is there, you know? Everyone is there. Nasa sa gitna ako nun. So, masaya na ako doon dahil alam ko. Oo, ikaw lang meron ganun eh. So, Parc, Ibarra, at saka Mark, this is the unforgettable memory that I planned for the state visit of President. Isa pa, talaga. Nung pumasok kami sa Oval na nag-uusap ang Presidente, si Reagan at saka si Cory Aquino, ang background ay yung fireplace, no? I'm using the 35mm na 120 taking the shot. This is film, ha? Ilan lang kami dito. So, mga apat na photographer. If I miss the shot and if I capture that shot, this is part of the history and part of my life and part of the Philippine history na pag pinaprint mo, this is the Presidente na housewife na nasa salub ng White House. This is everything. And do you know that the one frame of that pictures outside the White House, isang litrato lang, nakabili ako ng isang property of my house now in Muntinlupa. Huh? Oh, well, paano ba yan? One frame lang. One project lang yun, ha? Paano one project? One frame we're, lang yan. How one guys, frame. Yeah, one frame. Guys, we're doing something wrong. We're doing something wrong. How much is one frame? 150,000 pesos. Wow. To buy a property. 1987 that time. 1987 yung brother. What? Kung ano yung tinutuwente yung kong bahay, that's the one of one frame of my pictures na aking ginawa. Wow. Mukhang may kinakailangan tayong kuhanan na nag-uusap din. So, hindi na tayo 150 shots. So, ayan yun. Yung aking, the most memorable. Other than that, yep. Many memorable. Yeah. Pero, this is something na because pinag-aralan ko, I'm successful din. And now it's my unforgettable story from you that I could remember that some ibang kakaiba ang project na yun. Yes, patin lang ako ha. Remember, 157,000 isang frame. Mm-hmm. Way more than 100 frames. Computing mo yan. At 1987 pa yun. 1987 pa yun, ha? Kulang, magkano na? Right. 7 times 10. Oh. Yeah. Dollars yun, ha? Dollars, ha? Sir, Ibarra. Wala mong baka pwede lumang balato dyan. Pwede ba? Kahit naman humabon. Ibarra, ito yung sinasabi ko. Diba? Being a professional photographer, being a photographer, this is how we professional earn money. Yes. Agree. Diba? It's because we deliver things na part of the history, not because trending ngayon. Ganun. So you have to agree. Guys, you have to respect professional photographers like Mark Floro, like Ibarra Deri. We are not just a photographer. Oh, tama. May nag-comment sabi ni Bernie Perez, not just a man is such Sir GT. But a property shot nga daw. Literal, the property shot talaga. Property shot talaga. Right. So, sobrang tindi.
Iba na ang aim to ngayon. Kailangan ang shot mo property shot lagi. Paps. Lagi ganun. Paps. Si, hello, si President Digong, shoot mo. Eh. May antabayan akong kausap doon. Sigurado, 250,000 agad doon. Father, wala kang mapuprovech dyan. Wala. Kasi lahat ng mga tao around him, siya kikita. At hindi sila ganun kakuan. Because they don't look as a professional. They look photographer-like, photographer in social media na kailangan nila para magkameron ng byline. Not because professional as professional, how they built an image of the president as a president. Not because he's a president. When I take pictures of the president, sikat na ako. No. Dapat the photographer must create the image of the photographer of their subject to make them professional. All right. Baliktad din natin. Okay. Diba? Diba? All right. Ang hirap. Park. It's only GT that can, you know, give an answer wherein after he finishes, mic drop. Oh, mic drop. Saka, Paps, next time invite natin si GT, painumin niyo ulit ng alak. Para iba yung story. Paps, may, pag nasasayaran, iba. Iba yung... Iba. Tama, parang ano yan eh, parang pala. Ang dami na na-invento. Kodak. Nakoda ka na ba? Property shot, di ba? Diba? Rommel, I'll tell you, Rommel, ha? Sabi ko na si Rommel, eh. Rommel, I'll tell you things, ano? Photography start when George Eastman create the Kodak One that built a 1 million camera to travel all over the world to photograph, to document beautiful people, beautiful places. That's George Eastman, the Kodak that create the Kodak One camera. Na ang sabi niya, just click the shutter and we'll do the rest of your shots. Yes, that's Australia. Ah, diba? Yun. Let's listen. Let's go to Sergio. Hello, isa-isa. Gusto ko pa malaman story ng dalawa eh. Pero ano, Macky, Rommel, says, maraming sinagot. May sa mga question na maraming dinaanan si Sergio. So I'll be skipping some. So just follow my lead. Pero still, I wanna know the iconic photo of Sir Mark Floro. For you, as of now, what's your greatest so far image na you could say na this is my favorite? And how did you conceptualize it? And why? Bakit siya naging favorite mo? Okay, I have to copy this. Okay. I'll answer it part this way. I have a lot of photographs. I don't know if they're iconic, but for me, they're iconic. But I will answer it this way. I will give credit to two photographs that I did when I started doing photography here in the Philippines. I owe it to these two photographs because they literally started my business. When people saw these photographs, I got hired. When I first came here from the States, wala akong trabaho. I was waiting for about, I don't know, 3 or 4 months, accordingly, I think. 3 or 4 months. Wala akong trabaho. I was making calls, telling them I'm introducing myself to my agencies, like that. And so when I did these two photographs, I started getting calls. And I want to give proper credit to these people, to the agencies, to the clients who gave me this opportunity. I would like to think that my portfolio, guys, this is it, portfolio. George mentioned this before. You got to have a portfolio, ang proof lang yan eh, of what you can do. And you know, it probably also can show what you cannot do. You need a strong portfolio. So anyways, back to these two photographs. The first photograph was a fashion shoot. The concept was a night shot because it was a fashion. It was
it was a nice attire for the female talent. The client was Jordan FC and Klein, and the agency was J. Walter Thompson. 1902, something like that. The second one was AMA, was agency, and the client was Next Lane. It was a coffee shop, and I think that my lighting made the shot. It really, really made the shot. Now, this is going back to photography and everything like that. Guys, this is one of the things that will separate your photographs from the other. And this is what I learned from school. I went to art center in Pasadena, and I learned all my photography from there. Two words, guys. This is how to make your photograph stand out. Visual impact. Visual impact. That's it. No matter what you do, you have to come up with that visual impact. When you see a photograph, boom, then enough. The viewer must have the appreciation. If it's food, Tuloy Laway, with George's destination, the feeling is, I want to go there. No. There is action shot, beauty. I want to look that beautiful, that talent. You have to have that visual impact. Nothing else. I'm an advertising guy since day one. And that is what I'd like to say, 35 years now, dito, I'm still getting work, which I really appreciate. Why? It's because I would still like to think that my photograph carries that visual impact, that the viewers pay attention to. Okay? Visual impact. Guys, Google mo yan. You get a lot of visual impact images in the internet. How to do that? Shoot, practice. But again, you have to know the fundamentals. What are the fundamentals? Lighting. Make that your best friend. The lighting, as far as I'm concerned, lighting is my master. Okay. Lighting is my master, and I'm working for lighting. Okay. Visual impact. That is the bottom line out of all of this. That's what photography to me is the visual impact. Okay? Visual impact. So those two photographs is what started my career here. I'm Klein, J. Walker Thompson, and Nestle Ama. I give it all credit to these two photographs. Nice. See? It's a different approach. So, iba na naman, di ba? Okay. Siguro, parang gusto kong mag-follow up kay Sir Mark Floro. Sir, may question lang po. Sir, regarding po doon sa... Wala kang visual impact, pare. Impacto. Yun, ganyan. Okay. Joking around. Yun nga po, joking. Sir Mark. Regarding sa visual impact po. Sir, paano ba ma-attain po yung parang visual impact? Do you conceptualize po ba before you start the shoot po? Paano nyo po ina-arrange nyo po yung mga lighting nyo po to come up with the visual impact? You join the workshop, pare. He should join. I saw him teach you. You have to join the workshop for him to explain. Don't let him explain it here. That's the problem. Okay, it's like this. I'll give you, viewers, ganito. Ganito. I'll give you one assignment. And this is one assignment which I had when I was in school. And to me, it was one of the hardest assignments. I think we were a class of, when you started this first semester, so I think we started about 50, 60 students. At the end of eight semesters, we were down to like 15. Okay. So anyways, viewers, ganito. During our time, we had 35 millimeters. In one roll, we had either 20 shots or 32 shots. And the assignment was, put more than one roll, 36 shots, and then place it in my contact sheets.
You don't know what contact sheet mo, Google yan. Okay, Google, Google. Now, this is the assignment at that time. Photograph one subject only, pero make it look different 36 times. Ooh. I think I think there were only three or four who barely passed that. Because you know, na contact, makikita mo agad yan eh. If it looks the same, similar, or but the same, you already failed the assignment. You already failed the assignment. And to me, this was the best assignment ever. This is first semester, huh? Now, when you're shooting digital, you can already tell, alam mo, when you, kasi may number yan eh. And you, when you delete something, di ba may number siya. Dapat may consequence siya. So, if you're shooting one, tapos biglang may five, that means that you have deleted four. You have already failed the assignment. Shoot 36 shots, one subject, send it to me. PM it to me. Okay? And that is basically that the answer to Rommel Marcelo. How to get visual impact? It's here, and it's here. Yung mata mo and over here. And guess what my subject was? My toilet bowl. The apartment ko. Wow! 36 shots of a toilet bowl? Rommel, can you shoot your toilet bowl? 36 times. If you think about it, it's very complicated, the toilet bowl. But you know, Ibiro, sir, 36 shots of a toilet bowl. Ah. Wala akong wide angle. Eh. So that was my thing. That was my challenge. Guys, ito, mga viewers, shoot 36 if you're using digital. Once you make a mistake, you start all over again. Because when you send me those things, I want to see the numbers. Say the numbers. That is how to start, guys. One of the best assignments. 36 shots, straight. You make a mistake, start all over again. All right. How hard that is. Rommel, maybe. That's how you start. That's how you start, visual impact. Train your eye. Mukhang lagi akong singin ko kay Sir Bart Floro nito. unang-una, meron, may visual eh. Eh, yung impact dito, minsan medyo kulang-kulang eh. Yun lang. Pops, sabi niya, you need this and this. Oh. Wala ko gano'n. Oh, you need both. Eto nga, minsan lang eh. Eto, patay. Doon lang. You need both. Anyway. Thank you po, oh, Sir Mark. Thank you po. Si Sir Ibarra, nagsusulat na. Baka mahaba-haba. Life, maganda strategy niya. Sa nahuli. Naiplot na niya yung sasabihin niya. Kailan right. Magplot? Okay, Sir Ibarra, regarding same question. What's your iconic or probably one of your favorite photos as of so far? Actually, hindi ko masasabing iconic kasi hindi siya na-publish. Eh. Personal. Okay. Hindi ako kinuna. Personal, so okay. Kasi lahat ng kinuna ko, mga executive portraits, CEOs, all right. Politicians, sabi na nga natin eh, yung talagang malaki magbayad. Yun ang doon ako nakilala. Bahay rin mo ba yan? Property shit din po ba yan? yun na kasi basihan namin ngayon eh. Nire-recommend lang ako. Kasi okay. Hindi ako marunong marketing, nire-recommend lang. Alright. And then, dumating yung time na pinadudocument sa akin yung pinakamatandang gumagawa, naghahabi sa Tibuli tribe, si Langdulay. Hinuna ko yung matandaan na yon. Okay? And then, kasama ko si Mark Floro, doon kay Lulong tumawag sa akin ng World Wildlife Foundation. Mm-hmm. Sa Surigao, pinuntahan namin yon. Na naka-exhibit, in-exhibit sa MOA na life size. Pero may ginawa akong parang scale. Sinabi ko yung tao sa taas.
nag-ano kay Lolo, nag-aalaga. So, blow up nila yun na life size. Mm-hmm. Na walang pixelization. So, actually, ano yun, states na 8 megapixel. Oh. Na hanggang ngayon, nasa National Museum. Oh, okay. Then, yun ang pinaka-ano ko. So, malalaking, ano, malalaking client. Ang pinaka-gusto ko sa lahat, okay? Pinaka-gusto ko sa lahat, yung hindi ako, ito, hindi ako nag-shoot ng mga beggars. Okay. Yung mga pulugi, hindi ako nag-shoot. Bakit? Parang naawa ako sa kanila. Bakit mo pa kailangan i-magnify ang paghihirap nila? Yeah, exactly, yeah. Pero, one time sa Nepal, nandudoon kami, nakita ko tong babae, matandang babae, buhat-buhat ang mga basura niya, binaba, may lumapit na aso, binaba niya yung ano niya, basura niya, naglabas sa bag niya ng isang biskit, isang pack. Binuksan lahat yung ano na yon, binigay sa aso. Mm. Nang nakita ko yung talagang kinukunan ko, naluluha-luha ako kasi first time ako nakakita na gano'n, nasa halip sa kanya ibigay, binigay sa aso. And then, pangalawa, nang lumapit yung pangalawang aso, kinuha pa niya isang biscuit, binuksan niya, nagtira lang siya ng isang biscuit para sa kanya lahat sa yung binigay sa aso. Okay. Alam mo, naluluha ako habang kinukunan ko yun. Nang kasama ko na, nang dumating si isang kasama namin, Albert, sabi ko, kunan mo nga kami. Akbay-akbay ko. Binigay ko yung camera ko. Akala ko, kinuha niyo yung biskuit, sir. Oo. Oh, akala ko. Akala ko, nag-iista si sir. Teka, kukunin ko ba yun? Ito ang maganda. Sabi ni Albert, Sir Derry, ang nangangamoy. Hindi na bali. Sabi ko, basta kunan mo kami. Okay. Again, first time ko nakakita. Nasa halip, na kainin niya na mas marami ibinigay sa dalawang. Sa akin yun ang the best na shot. Yeah, ano, it's memorable. It's something, it's not iconic, but it's something that you would remember na kasi nga very, very visual yung nangyari eh. Iba. Rommel? Mukhang na tahimik. Oh. Gusto mo ng biscuit? Naiyak ka? yung biscuit eh, akala ko, yung tinira, akala ko ibibigay kay Sir Derry. Ah, sir, ikaw na. Tatanggapin ko kung binigay mo sa akin. Tatanggapin ko. First time, doon ko nakita yung compassion ng tao sa akin. Yes. Okay, Derry. Cheers. Sir George, alalay lang, mahaba pa ang gabi natin. Baka hindi tayo umabot sa dulo. Refill. Naubos na ako. Ayan, refill. 35 M ko. Yung lang nilalagay ko. Yung 35 M ko. Okay, guys. Doon ko na lang nilagay. So nakita nyo guys, it's all about experience, preparation. Yun yung common denominator nila and knowing the right moment of shooting. Knowing the story. The professionals from the amateurs. It is, kasi it's not just having a camera and just shoot without thinking, ano ba itong sinushoot niya? Kasi ganun nga eh. Well, it's also the problem that digital was, bakit dinala ng digital eh? Digital made photography so easy. Even though you don't know photography, you could shoot. Ganun lang yan eh. Kaya nawala yung discipline eh. Nawala yung I don't have to study. I just have to shoot. May auto mode naman eh. So yun nga eh. Yun kasalanan rin ng digital eh. Kaya nga yung I know na ito yung sasagot nila. It's the discipline. Nakita mo nga kay Mark Floro. It's the schooling. It's the background. Ganun rin kay Sir George. It's the preparation. Kay Sir Derry, it's the storytelling and yung the ethics of shooting certain people or certain ganun. Yun nga, nakikita mo. And the sad thing, currently we don't, yun yung nawawala. Nawawala. And majority nga, nagiging parang nagiging isang genre lang lagi. Rommel, you wanna follow through before I continue? O na-pep na ano ka na? Na-overload ako. Actually, sobrang informative, lalo na yung 36 shots na toilet bowl.
Eh ako hindi ko alam kung paano ko makukuha na isang shot lang. I'll give you a project tonight. You shoot your foot 36 times. Present it. Remember Mark, Sir Mark Flores said you have to submit it to his PM and he will judge you there. May numbers pa nga. Patay na naman ako nito. Alright, Macky. You want to ask the public? I think maraming nagtatanong for may mga questions. Do you have any questions for them from the public? Yes, we have a few, but the first, siguro, this is the first question that we have to ask the three of users. It was actually sent to me as a private message. The sender doesn't want his or her name to be mentioned. Bakit? Controversial ba yan? Confidential. Or kaaway natin. Slight. Nakatakot yung mga ganyan. Ayaw magpakilala. Anong brand ba gamit niyan? Tingnan mo. Baka, nothing along those lines. Tandaan mo, it's Canon and Nikon night to night. No. Okay. The question is for the three of users. Are you ready to pass the torch, so to speak, given that you three, for generations to come, your names are etched in Philippine photography history? Are you ready to pass the torch? Can I answer that? You mean give up? Not really give up, sir. It's more of passing the talent or person, a person in mind or a student or a colleague that you would pass the torch in as saying like, okay, Mark Flora is now going to retire. Here's my torch. You follow my footsteps or you create another version of a Mark Flora. Something like that. Okay. Diba? Lagi ba nanonood ng Miss Universe yung nagtanong niya? Ang hirap naman. Ano ba naman yan? Pops. Diba? Yan yung gawain ni Macky. You know, right? So, yun. Sige. Go ahead, sir. Who do you want? Kay Mark Flora muna. Right? Yes. Let's go with Sir Mark. All right. Let's start with Sir Mark. Good question. At the moment, I think actually we're almost hermits. We know people per se. I think we know photographers, but I don't know. I've seen beautiful shots, good shots already, and I'm very proud that they're doing the craft well. They're doing it properly. I think it's beautiful. Pass the torch. That's really a good question. I don't know. I don't think it needs to be passed. Okay. I feel like it needs to be passed. It doesn't need to be passed. Anyone can grab it. Anyone who has the desire, everyone who has the passion, everyone who has the I would say the passion and the desire to grab it, that by all means, grab it. It's there. I don't have to pass it because there's nothing to pass. For me, there's really nothing to pass. But there's something to pass. Right. Well, that's an interesting take. Yeah, Sir Deri? Actually, sabi ko nga kasi na kilala kami ngayon dahil sa nagtuturo kami. Mm-hmm. At ang dami ko nang nairekomenda magturo. Kasi sa akin, anytime, pwede kang mawala sa mundo na to. So kailangan ipasa mo na yung kaalaman mo kung may kaalaman ka man sa iba. So ako, lahat ng estudyante ko, tinitingnan ko kung sino yung potential magturo. So with that, pag nakikita ko na talagang porsigido siya matuto, sige, titrain mo na yan, nag-a-assist, nakikipag ano na sa akin. And then, later, makikita mo na ang gagaling na mag-lecture. Ang dami dyan. Okay, isa na halimbawa, babae na unang ano ko, Menchit Umpin. I mean, nakilala si Menchit. Joey Contreras, isang arkitekto. Ano?
nandiyan na rin sa photography. Si Menchip, kinuna niya pa rin sa President Cory Aquino para sa stamp. Lahat lang, ang dami. Para sa memorial stamp na ano. Ang dami na. Ang daming estudyante na natulungan ko na, na i-recommenda ko na at the same time magturo. Ngayon, si Mapo Magrasya na kung titin mo yung buhay niya, napaka very interesting why, nag-start lang siya as call boy. Okay. Yes, call boy. Okay. Elementary lang siya, call boy na. Kaya po, Rommel, kaya may po, pag-asa ka na. Divisoria, kaya po, Divisoria, ngayon, nag-photography, nag-assist sa akin, nag-assist kay Raymond Isaac. Sa akin, nag-usap kami about and the virtual 360. Ngayon, pinag-aralan namin yung 360 sa halimbawa food. Kukunan mo yung food, 360, makikita mo. Okay, nag-share na ako kung paano gagawin. Wala kaming mesa na gano'n. Gumawa ako, share ko. Ngayon, si Mark, si Mapo Magrasya, magtuturo ng 360, pati product na 360 sa PCCI. So, anytime talaga, matagal ko na pinamibigay ang ano, hindi mo dapat talaga ang sariliin yan. Yeah. So, anytime, pwede ka mawala. Pero kailangan talaga, yung taong bibigyan, yung talaga maroon, porsigido. Mm-hmm. At hindi rin swapang sa kaalaman niya. Okay. Okay? Yun lang. Okay. Ayun. Thank you. Thank you. Si Sir George Lakahada eh. Gusto niya yung talog na yan eh. Alam ko meron ito. Napakiti na si Sir George. Napakiti. Guys, would you agree to have a short bathroom break before George? No, I'm just kidding. This is gonna be a long one, but alright, I'll go for Sir George. Go ahead. Shoot. Namumulutan na siya kanina na. Alam mo na, gutom ako doon eh. Namumulutan na eh. Deri Mark, thank you for sharing and part of our team. This is another point of view from a professional. Not from just an ordinary photographer. No. No. Ngayon, napakinggan ko yung mga sinabi nyo. Kung ang photography is like academic at pinapag-aralan sa eskwelahan, marami na ang natuto based on the module in photography, including ethics, including rule of thirds, composition, and everything. So, sa akin kasi ang photography is a point of view, is a creative things given by our creation. Photography is using the tools as a camera to capture what you think, to capture na ang ibig sabihin ay photography. Not a painting, but capturing camera and print it and everything. That's photography. So, ang sa akin kasi bilang itong pinagsimulan ko, ang photography is a destiny. Photography is a photography is a creative things na ikaw lang ang nakakakita. Pwede mong gayahin yung gawa ng ibang tao dahil these are things na ginagawa nila as a work. Nasa work. Kung ikaw ay advertising photographer, then you have to follow the rules of advertising photography. If you are in a studio photographer, then you have to follow the studio lighting, effects, and everything. Editorial, you have to follow the editorial things. But being you as a photographer, you have the right to contribute your creative things from your point of view, from your idea. Now you cannot pass it on. You cannot pass it on. Dalawang anak ko, photographer. Hindi ko sila tinuturuan, pero when they observe me working, they learn things
the theory in photography, the ethics, the lighting, and everything. Pero iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang pag-iisip bilang photographer. Kung ang isang photographer ay matututo lang sa isang direksyon, wala kang madidiscover ngayong magandang bagay in photography. Wala kang madidiscover na, iba yung paningin niya. Hindi ko alam ito. It's because your mind and my mind are different. Are different. Things. Yeah, conceptualization would be different. These are not the type of artist na you have to follow the right the rule of thirds. Ganito, abstract, and everything. Then these are things in photography. That's why photography is very, very interesting for me because what you see, what you use, your equipment, then you can produce things from your own expression. Whether it's bird, whether it's like this and everything, your subject you capture, I'm going to respect you because using the tools in photography, I'm going to respect you because this is ganito kalaki ang photography, like a bidon. Ano si Abidon? It's because he's the master of landscape. Okay. Pumupunta siya doon sa ibang lugar. Nag-aabang siya. Palit-ulit. Dala niya equipment niya to capture. Sinitong photographer na landscape. Anyway, like also Abidon. Because yung kanyang konsepto is ginagawa niya. Because yun ang style ni Abidon eh. Pero meron siyang direction ng art director ng magazine na pinagtatrabaho niya. Pero ang tunay na Abidon na litrato is pictures ng tatay niya, bus shots. This is the pictures of Abidon, not the fashion shoot na with the art direction of the art director of Life magazine because he just follow kung ano yung assignment niya. Pero bilang photographer, kung ako'y gagawa, kung gusto ko nude, I'll do it nude in my own style. Anyway, yeah. I'll do food photography on my own style. I'll do storytelling on my style, on my own style. That's the trademark you as a photographer. Pero kung sabi mo, ipapasa ko, anybody can do photographs of me doing these shots. Pero yung trademark mo, hindi niya makukuha because it's only you are given this talent to do these things. Yan ang alamin mo. Is there any Abidon na sumisikat ngayon? No. Wala. Diba? Wala. Kasi that's his identity. That's his identity. Anybody, pwedeng pag-aralan mo, academic, pwede mong gawin. Because it's in the rules of academic rules and rule of thirds and everything. Pwedeng everybody can take, like architecture and ganito. Pero photography is part like creative using different tools as an art. Ilang masasabi ko, you cannot pass your work to other things, not to my son. It's because this is my identity, this is my trademark as a photographer. I actually agree with you, Sir George, there. Kasi normally in class, sabi ko, I could teach you all the things I know in portraits, whatever I learned through the years. I could teach you post-processing. But one thing I cannot teach you is how I think or how I conceptualize. Because how I conceptualize is my own thing. Kumbaga, whenever I shoot, we could shoot together, pero iba yung nakikita ko. Iba yung nakikita mo. Iba yung presentation mo, iba? Dahil iba yung pagiging creative natin per person, iba-iba eh. Iba-iba. Unless, of course, if you're not creative, you're literal, gagaya ka lang ng gagaya. Pero yun nga, madali gumaya. Pero yung nga sinasabi mo, pwede gayahin George Tapan eh. But in general, how George Tapan thinks, hindi eh. Hindi mo basta-basta magagaya. Wala, maestro eh. Diba? Yun nga. Yeah, counting chips mula ng camera mo, that's a different thing to you. Yeah. Your katabi.
Hindi, kanting ilagay mo lang, ibagsak mo lang yung kanting papel na yun to include in your frame. That's another thing. And then damputin mo, iba na yung makukontakt lang. This is the things na creative. Na ikaw lang ang makakagawa niyan. Only Michelangelo can make pictures smile. The Mona Lisa. It's because that's their idea. Pero you cannot pass it on a Michelangelo to another something na magiging Michelangelo. So, Rommel, any follow-up? Before I continue, meron akong natamimi ka na naman. Nasa starstruck eh. Kasi naiko-connect pa ni Sir George yung forever sa photography. Buti pa sa photography, meron lang nag-iisa. Diba? Kumbaga, you can copy George Tapan, but you cannot replace George Tapan. Diba? Ganun eh. Kailangan mo na i-connect pa ni George, si Sir George. Wag mo dali, wag mo dali yung hugot pa. Sir Ibarra, go ahead. Yeah. It was, diba? Tama yun. Actually, tama yun na ano, na walang makakano, George is George. Wala na. Si Ibarra, si Ibarra. Ibarra, si Ibarra. Mark Flores. Mark, sila na yun. Pero si Rommel is just Rommel. Ito na yun. Okay? Pero, ibig ba sabihin na wala na tayong magagawa? So, nandudoon tayo. Okay? So, yung composition basic yun. Yeah. Okay? Yung papano, isang tanong dito, sino sa photographers ngayon ang nakakabasa ng ilaw? Ratio. Aperture na gagamitin. At particular shutter speed, particular ISO. Tingnan mo na ano, magagawa ba? Pero, basic yun. Okay, basic. Tuturo ko. Yung mga personal na tutorial. Ang dami kong foreigners na ginawa niyan. Kasama ko si Joey Singapore, mga graduate ng NYIP, graduate ng Brooks, na bili pa rin sila sa Pinoy. Pero ang point, ano ba, pwede ba natin ituro ang creativity? Yes. Sa akin, ang pinaka-foundation would be yung spiritual path. To a higher creativity. So nandoon, pag inumpisan mo spiritual, ang creativity, iba na ang magiging ano mo. Iba na yung magiging pananaw mo. Sa madidevelop niya ang sarili niya at maaaring lagpasan ka ng estudyante mo. At which is good. Which is good. At lagpasan ka ng estudyante mo. True. May isang book na ako may i-recommend. Kung di ako nagkakamali, The Artist's Way. The Artist's Way, si Julia Cameron. If I remember right, Julia Cameron. The Artist's Way. Talagang yan, spiritual. Yan, inaano nila, pinag-aaralan nila, dinidiscuss nila yung right side of the brain and then the left side of the brain. Creative side and then the analytical side of the brain. Kasi hindi naman pwede puro ano na hindi natin alam yun eh. Ano ba sa brain natin ang nag-create? Ano ang nag-analyze? Yun. Kailangan ma-merge mo yun para malaman mo paano ang ginagawa. Automatic, nakita mo yung ilaw, bagsak, alam mo na kagad ang reading. In which is very, very possible. Very possible. So number one, sasabihin natin, time ng film sa box ng films, nandoon yung exposure, yung Sony F-16. Right? Yeah. I don't know kung natatanda natin. Ito pa ngayon. Okay, sa film yung kung outdoor nagsishoot ka, paano pag indoor? Walang nakalagay doon. So kailangan mismo ikaw, matutuhan mo paano ang bagsak ng ilaw. Minsan sa tunog lang ng flash at this particular distance, tunog ng flash, tunog alam ng stroke. Alam mo kung ang tunog mo. Diba? So, number one, sabi nga natin, artist way, pero kailangan unahin mo yung spiritual side. The artist way, yung inaano ni Julia Cameron, both ng left side and right side of the brain. Pag naituro mo yan sa estudyante, i-handle mo, maaaring talunin ka ng estudyante ko. And sa akin, napakaganda yun na pag natalo ako ng estudyante ko,
Then you're very a successful practical. You're a successful teacher. Pag ganun, yun lang naman yan. If your student would surpass you or do good, yes, then you're a successful teacher. Galing, galing ng estudyante mo. Ano ako doon? Very proud ako doon. Ayun. That's good. Tama yan. Tama yan, pare. Tama yan. Yun lang. Again, since we're on, you have to write it down, Macky. I have to post that. So, para sa description, I'll be adding that up. Now, guys, ito. Since we're on the topic of teaching, so the question now, this, I think, Rommel, Macky, I think this is gonna be a part two. Hindi pa pwedeng walang ano to. Definitely. Hindi pa follow to. Ang running question for them, and I know it's we're going too far sa oras, pero I want to ask this, then we'll talk to them and we'll prepare a part two for this. Definitely, it's gonna be a part two. Hindi pa pwedeng wala eh. But guys, honestly, ang raming question for you guys, pero, and we're overwhelmed actually. I'm part of the people dito. Kami tatlo na overwhelmed sa mga sagot nyo. And I was expecting that from you guys. Alam ko na eh. But this, I think this would be my final question for tonight. Agree, Rommel? Macky? Yes. Okay. Okay, guys, since we're on the topic of teaching, the joy of teaching, what does this mean for you guys? Kasi kayo tatlo pareho nagtuturo kayo. But before you answer this, I have to say this first. I would like to thank you guys for the three of you, actually. Now, when I was starting and conceptualizing on how I'm gonna approach or start teaching, my style is actually pattern from you guys. Kung hindi nyo alam, sa inyong tatlo na pattern. First of all, such as yung learning should be fun. That came from Deri. Sir Deri Ibarra. Kasi when normally nakikita ko siya magturo, he makes the class fun. Kasi hindi siya nagiging boring, hindi siya nagiging classroom type na ano, yung antukin ka. And that's the thing I got from him. Talking properly and slight humor. That's from you, Mark Floro. I got that from you. Kaya nagbo-merge yan, ginagamit ko yung style na yan. And finally, yung pagiging passionate and bring the audience to my own world by telling the story of what I shot. And that's from Sir George Tapan. Kumbaga, dyan ko na-pattern yung pagtuturo ko until now. So kaya, guys, I just have to say thank you for being there. Without you guys, wala akong magiging basis on how would I approach people in teaching and how would I make this fun and more interesting. So thank you guys. So back to my question, the joy of teaching, what does this mean for you guys? So I'll start with Sir Ibarra. Hey. Napakaganda nakikinig lang sa ikaw ang nagtuturo kasi ang dami mong natututuhan. To be honest, hindi lahat ng bagay alam mo. Okay? Ganun din. Pag umaattend ako ng seminar sa mga salita, speaker. Naalala mo, nasa Davao tayo. Yeah. Ha? Ang dami kong natutuhan sa style mo sa portraiture na na-integrate ko sa sarili ko. It's the same thing with you. Likewise, I got ideas from you. So, number one. Now, ang pinakatitingnan ko lang sa lahat ng bagay, yung awareness sa estudyante mo. Na awareness sa attention span ng bawat isa ng estudyante. Okay? Yun ang binabantayan ko. So, ano ba ang attention span ng bata? Ano ang attention span ng matanda? Mga ano na. So, psychologically, sabi niya, ang attention span ng bata is usually 5 to 10 minutes lang. While yung tayong mga ano na, mature na, pinakamahaba is 20 minutes. Oh, okay. So, kailangan, bago dumating doon at nakikita mo na magbibigay ka na ng jokes, just the time, dyan ako magbibigay ng jokes, dyan ako magbibigay ng magic. Okay? Diyan ako magbibigay ng magic. Oh, at kailangan may participation yung estudyante mo sa ginagawa. Para hindi maging boring ang ano.
And then ito nga sinasabi mo, passion talaga ang pagtuturo. Hindi profession ang pagtuturo. No. Kundi vocation. Bakit hindi profession? Magkano lang kinikita ng teacher? Magkano lang? Honest. Magkano lang? It's small. Napakaliit. Pero yung saya na nakita mo na natuto yung estudyante mo at umangat yung estudyante mo, wow. Yun. Sobrang compensated ang pagod ko. Yun para sa akin. The joy of teaching. That is fun to listen. Okay. Mark Floro? Joy of teaching. I was fortunate that my parents sent me to a photography school. Very, very fortunate to pay for tuition materials at that young. So for me, I'd like to return that favor. For Barry and I were teaching the PCCI, teaching there, and I'd like to return the favor. I'd like to see good works in the future. Again, what George mentioned, we have to teach them the basics. They have to learn. They have to learn the protocol on how to take a photograph, on how to do a nice visual impact, how to create visual impact, and all of that. With the joy, well, I guess it's also sharing our passion. We're passionate about photography. And a lot more when you share that, that becomes more joyful when you see your students' work and it's beautiful stuff. It is more than you expected. That is more than the enjoyment of teaching. There were some projects, some cool shots that I'm very, very, very proud of looking. Oh, no, I'm not proud of looking. I just really love. And then when I found out that two of them were my students, I just knew. That put more than joy. That put almost like a parent. I felt so proud. Of course, I doesn't necessarily mean that they learned it from me. Yeah. Probably I just show them one or two techniques, but they carried it farther than I anticipated, because those images were not what I taught them. But their names, they told me that they were my students. So, alam mo, they went further than nothing. This is where the passion comes in. Okay, this is where the passion comes in. I only taught them this one. Because photography is huge. I only taught them this one. So they expanded it by themselves. And that, you know, as I guess, being like almost a parent, oh man, that's really amazing. That's really amazing. That's nice. See? And finally, sino pa ba naman susunod? Mag-giti natin lahat. Sir George, the joy of teaching. And I know you've been touring around. You're not even doing your normal classes, but you also teach people yung mga hindi pa nga dapat sa photography. Pero you're able to teach them photography. Now, what's the joy of teaching for you? Parc, I'm napapangiti ako sa joy of teaching, because the word joy is the joy. Makes you happy. The joy of drinking lapat eh. It's not the joy. Pade, Grace, naalala mo si Grace? Ito na. Matay tayo dyan. Grace of teaching na yata ito. Grace of teaching pa. Sa akin, and the joy of teaching is not just an
entertaining crowd when you're talking when you're teaching. But the joy of teaching is telling the truth or sharing the truth. Yeah. What you experience, dun sa nalalaman mo na merong konting mali, and then you're going to share. Mm. Try these things. Baka tumama dun sa kalaman nyo. So this is what sharing things that make people na masasayahan sila na oops, mukhang tama based on the experience, based on the what Mr. Tapan is telling us, because minsan the way of teaching is minsan absolute na. Yung mga subject na tinuturo. Okay. So based on your experience of what you have done, of what you have accomplished it, na nakita mo na, oh, mukhang tama itong ginagawa natin. This is part of the joy of teaching. Sharing. Joy. Sharing. Sharing. Sharing things na makaka-add, na makakapag-enjoy yung mga tinuturuan mo based on my personal knowledge. Kung hindi nila tanggapin, which is okay lang, pero because they know me as a photographer, they respect me as a photographer, then maybe they going to apply because it's happened to me. Doon sa nalalaman ko, doon sa topic na sinasabi nila, mukhang try these things. Baka makaka-improve doon sa inyong knowledge ng kaalaman sa photography. Diba? It's something na pag na-share mo ito, na makakapag-add sila sa kanilang kaalaman and will add more joy in photography. So, diba? So, it adds more joy, not just the joy, kundi it's more joy because you share things na in-share mo sa kanya at hindi mo pinagdamot yung nalalaman mo in photography. This is the joy of sharing things na contribute what you have done, which is truly na nakita naman ng ibang tao na tama nga pala naman. Ito hindi natin nalalaman ito dahil ito lang yung composition. Pero when we break the rules of the composition, and this is add to a joy of teaching. So, yung mga academic na things is way back, absolute na yon. Pero ngayon, na nalalaman mo, millennial of nakikita ko, ano ba ang mga bata ngayon na nadudun nga yung kanilang joy, yung kanilang alam sa photography, pero nung in my observation, it is more acceptable. You have to change this because kapag nagkukuha kayo ng festival, gusto nyo lahat bida kayo at nakataklog kayo sa mga tao, pero I share it, the joy of teaching. You have to respect people. Okay. Hindi ka lang ang nanonood ng festival. Hindi ka lang because I'm looking for what you are doing in a festival. Tumabi after one shot of two shot, kahit 20 shot pare-pare yan, tumabi na kayo and then you have give other crowd para ma-enjoy naman nila yung panonood ng festival. This is the joy of teaching ethics in photography. Okay. Guys, unfortunately, we're running out of time. But before we close this, guys, could we invite you for a part 2? We'll just set a date eventually na magmamatch ulit kayong tatlo. Hindi ko kayo bitin, sobrang bitin. Kung itutuloy natin ito, alas 12 tapos natin. Yung Park. May tanong ako.
Yes, sir. Yung ano ng show na to is Parc Here. Parc Here, yeah. Parc Here po. Here, yeah, Parc Here po. May relasyon ba to? Kasama rin ba to dito yung Parc Imply? Diyan sa may... Wala na, papag... Ayan yun. Sabi ko na, pasa, si Rommel dapat ginugod time nyo, wag ako. Kasi, limbawa, mapunta ko doon, mabanggitin ko yung pangalan mo. Akilala ko sa Parc Here. Ano, baka madoble pa ho bayad charge sa inyo. Wala ko tayo. Anyway, guys, before I let you go, Rommel, you have any follow through or no? Wala naman. Gusto ko lang sana sabihin, Sir Deri, last mo na 'yan, last mo na. Rommel. Okay. Rommel, Rommel, can I ask you something? Sige can po. Can you give us one question from the audience? Kung ano talaga yung gusto nilang malaman from three of us na very short. Na may sasagot sige. Namin. Mel. The very Bravo. Important question. Very short. Ayan, sabi ni Sir George, ha? Very short. Ayan, very short. Coming from George, Tapan. Okay. Rommel, pili. Pili ka ng pinaka-ano na ano, question na ano. Yes or no sagot. Macky, help out. Help out rin. Okay, make it two. Okay, yeah. Okay. Let's see. From the audience. Pero guys, after this, I'll let you, if you have upcoming things or let's say you want to promote any upcoming project or workshop, please do so. This is your opportunity to tell them kung ano mga ano. Then again, yun. Go ahead, Rommel and Macky. Shoot. Macky, paki-check. Hindi ko na ma-scroll yun sa akin. Okay. I have one question. Walang yaka, naghahalap ka pala kanina. Wala ka. All right. Okay, this is a short question for addressed to the three of you. So as Sir George Tapan requested. So who commands the most attention when entering a room? Short ba yun? Short. Mahaba kwentuhan yun. Sige, go. Oo. Who? That's the whole question? Yes, that's the whole question. Who commands the most attention when entering a room? Among the three of you. Okay. Nakangiti na si Sir Ibarra. Ibarra, ikaw. Depende sa room na papasukan mo. But I don't. Teka. Yes, depende sa room. Okay. Kasi yung room, pag pinasukan mo yung room, dalawa lang kayo, natang attention sa'yo yan. Ano yung mas... Kaya, lato lala si Rommel, eh, tiyo. Lalo ka Rommel, ano? Okay. Ala, Rommel. Ano ka sa room at convention, ang daming tao sa room nagkakagulo, pagpasok mo, wala, hindi ka man maano, hindi ka man mapapansin. Walang makakapansin. Kahit pa ikaw yung guest speaker, hindi ka mapapansin. O nga naman. Diba? Okay. Tama ba yun, Rommel? Paglasing ka, at nagwawala ka. Tignan nyo ka. Tignan ko nagtanong yan. Pabira. Tinagtanong yan. Tinagtanong yan. George, ikaw naman. Well, sa akin, Ibarra, when you are asked to do something for work and you're going to enter the room, okay, When they hired you, it means that you have the authority to do something, you to do the command because you are the authority na professional at saka authority to do the command. Kung ano dapat gawin. Kasi kaya ka binayaran nga ng mahal because alam mo yung gagawin mo. Hindi yung kung sino-sino na lang nasusundin dito because yeah, you are the professional. Hindi kung sino-sino na lang natang. Diba? Question, paano yun convention? Ha? Punong-puno ang ano ng convention. Pagkatapos ikaw ang guest speaker. Biglang ang papasok na wala kang ano. Hindi ka hindi ka talaga mapapansin. Kasi ang attention, lasa, iba-iba. Well, alam mo, Ibarra, nangyari sa akin yan. Oh. When the patron
the yearly Patreon competition, hindi niya alam kung sino ang guest speaker. Ngayon, nagkamero sila ng guest speaker na photographer. Other than Phyllis Santa Maria or whatever national artist. But tinawag nila ngayon ako. Ah, tinawag ka? Tinawag nila ako sa photographer. So, ako yung may hawak. Ako yung may hawak na kwan. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko to tell people because biglaan. Everything is there. National artist, presidente ng ganito, 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 lahat. So I'm standing there for ilang seconds. I'm looking blank. I'm looking blank. Now I have to call it because I'm at the middle of the stage, at the middle of Diamond Hotel, at around 300 crowds. A photographer talking about something. So when I talk to them, so, sinabi ko na being a photographer, being an artist, kung ano yung sasabihin ko is true at hindi ako nag-create things. Kung ano yung makinig nyo, get it. Paniwalaan nyo ako. Ngayon, lahat sila may hawak ng libro ko ng Palawan. So, alam nila kung sino ako nagsasalita. So, kung ano man ang sabihin ko at kung sino man ang magsasalita riyan. And then, they were going to believe because they get the right person to talk and then the right person na siya magbabato na, listen to me. This is one time that I'm going to tell you and this is the first time that I'm going to tell you these things. So, nakita nila a photographer talking to everybody and everything. So, natutuwa ako. This is the chance na magsalita ako out of things. Na iniangat ko ang buhay ng isang photographer. Yes. Mismo, ikaw ba naman yung maka-property shot? Pag hindi umangat ang buhay mo, maewan ko na lang. Diba? Talaga, hindi mo makakalimutan yung property shot. Paps, right. Yan ang basihan ko ngayon. Big time ka ba? Yun ang magiging basis ko, benchmark ko ngayon eh. Pag sinagot ka, bakit? May property shot ka ba? Pag hindi ka pala kapag-shoot na nakapagpagawa ka ng bahay ng isang project, wala. Yun ang basihan. Yun panis, yung basis. Panis ka, panis. Yes, Sir Mark Floro. Sir Mark Floro. Sir Mark Floro, go. I reverse it. For me, every room is getting noticed. It's not important, at least for me. Okay. What is important is when I enter a room, hanapin ko ang food attendant who is carrying a bottle of wine. Yun! Yan ang pinakapanalo mo. And the winner! Sino panalo sa gun? I like that. Pinaka-champion. Tama yun. So, yan ang bowling po. Panahanapin ko. God, good! Bravo! Wala, panalo na yun. Tingnan mo ito. Agree na sila. So we forget about the property shot. We go directly to the food attendant who carries the bottle of wine. Everyone would agree. Okay, Rommel. Naalala pa kami, nasa Dabao kami. Nang dumating yung balut. Oh my God, the balot yung thing. The balot. Ngayon lang ako nakakita ng taong kumain ng ganyang karaming yung isang basket ng balot. Isang basket ng balot. I was talking about that story. Ang taong ko nakita, nilalagay sa ang ginawa ng binigay na pati suka. Sino ba yan? Sino ba? I never saw a person ate too many balot in one sitting. Yun lang yan. Give a number. A dozen, I guess. A dozen? More than. Is it more than? God, ang dami. And you're still standing here. And you're still alive. But God. Si Sir Mark Floro pa yan? Yes. Who else? Wow. Hindi na ako magtataka. Hindi na ako kasi nga, toilet bowl, kinuha na ng 36 Four shots times? Eh. Balot pa kaya? Di ba? Pero naman ganito.
kulang suka, I will not eat balut. Dapat. Mm, ayun, no. Tinungga niya yung suka. Ano yan eh. Talagang sarap na sa paps. Binigay na, sobrang. binigay na. Hindi, ano, boundary na siya eh. Benta na lahat. Hindi na sa mag-iikot na dyan. Uwi na ako. Ito pala benta ko. Yeah, that's the thing. I remember. Hindi ka may design nyo doon sa may pasong tamo. Nag-iinuma kami. Dumating yung balon. Nag-take home siya. Saka may dalang flowers. May nagbigay din. Pinili ni Mark kasi pasalubong niya yung balot sa kanya. Pasalubong niya kay Linda at that time. Pagdating sa bahay, nang pinakita ni Mark, oh, kinuha kagad yung balot, si Mark na naglagay sa flower. Kinuha ni Linda yung balot. So you really love balot, right? So, guys, really, we have to, Rommel will be getting in touch with you for part two. And I think we'll be doing this for a back-to-back thing in November. Sila, kasi I, hindi papayag na, bitin, sobrang bitin to sa lahat ng show. So, Rommel, give them the chance to plug in yung mga nila upcoming or anything. Yes po. Sir Deri, if you have something like upcoming workshops or meron po kayong ibang mga saan po kayong pwedeng makita ng mga students, you can plug it na po. Actually, mahirap sa ngayon. Lahat ng biyahe ko local sa out of the country panay postpone. Pero baka we're thinking of going to Mount Pulag last week of January or first week of Feb. And then Puliyu Island by February or March. Yun ang ano namin. So guys, you wanna go with us? Let me know. Yeah, and so we'll just put it in the description of the page of Sir Ibarra and all the necessary communication details for thank you very much. Thank you. No, sir. No problem. Sir Mark Floro. Send. Okay, where and when? I'm good. You good? And but you could promote your thing, the thing that the food thing. Yeah. This is open only to Facebook startups. Basically, the startups, especially for the food people, you're selling food online. I do food photo. I will shoot the food items for free. PM me through Messenger, and I will send you details on how to do. I started this on the first day of June. I think I was fortunate, lucky, and privileged to help about maybe 40 to 45 onliners. Or maybe that's too much, maybe less than 40. But again, thank you for your trust and thank you for your confidence to give me for Mark. Yes. Mark, do you still have workshop on food styling? Wala. Ah, wala. There's no workshop. No workshop, wala. Okay. Yeah. Pero guys, if you really want to teach and you have to revamp your modules, let us know. The workshop group, which is my group, could actually help you guys. And since we're already, Rommel could, para we could set you up for that. Para naman sayang. The opportunity right now is actually good. Why? A lot of people are going online for knowledge. And that's the thing I've learned for the past months. The transition right now, we're able to penetrate a bigger market than the domestic. Now we're getting international market who's interested on the photography and post-processing side. So I'm sure they would love to attend one of your workshop eventually online. So yun nga lang, you have to rebump the old modules. Yun yung naging dilemma namin for the past 3 months. So, but I guess hindi pa pwedeng you guys would stop because of this virus thing. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Ano sayang yun? Next. Sir George. Sir George.
Well, as of now, if we survive in COVID, we do. We would. We would. No one else can tell. No, because right. it's nature and everything is, we don't know everything. After this COVID things, I'm going to continue teaching the indigenous people all over the Philippines. You know, I bumili ako ng 15 camera to let them use. Binenta ko yung isang camera kong expensive to buy a camera 15 na gagamitin nila at madali nilang maintindihan ang photography. So, nakadalawang location ako, and then this is part of the 500 years of the Philippines. No, in March, na discovery. So, yung mga kuha ng mga indigenous people, sila'y mag-i-explain kung paano nila kukunan at yung buhay ng mga indigenous group. So, this is very important to me because sila lang po yung makakapagkuha ng tunay na nangyayari sa loob ng kanilang community at makapagsasabi na ganito ang nangyayari, ganito ang pagkain namin, ganito nagtatanim kami, ganito lahat. So, sila lang lahat yun. Nobody can take pictures without creating, without cheating photography na itong ginagawa nila, kundi sila lang. So, ang ginagawa ko po, tumitira ako sa indigenous group at least 7 days in my own expense with the help of National Museum. Maybe in the future, may exhibit sa National Museum out of 100 pictures of taken by indigenous children with their caption. As part of the 500 years of the Philippines in history. Sing ganon. So, ito po yung pinagkakabalan ko ngayon na without asking help to other community, but sa aking advocacy or kung ginagawa ko po ito to share things na meron akong makikitang something na ito yung ginawa ko for contribution in my country na hindi ko kuha, kundi kuha nila at kasama lang po ako sa ginagumagawa niyan. So, this is all over the Philippines na ginagawa ko na sarili kong expenses na maaring sa isang kuha ko lamang ay isang chat. Ay, mamukuha ko yung property. Property shot. Pagiging common fair. Property shot, guys. So, pinapakita ko po na ang being a photographer, not just a photographer, we can contribute to the history of our country. Not just in social media na kung ano man likes or whatever, no. Kami, nila Ibarra, nila Mark, we contribute things in our knowledge in photography as a professional. As a professional. So ito lang po yung masishare ko sa inyo and I hope I can ma-achieve ko ito sa tulong niyo, Parc, and then I'm going to announce it through your channel. Sir, anytime, ganun, sir. Ganun po lang yung aking kaligayahan as a 71 years old. Ano ba, sir? Basta kayo. Anytime kayo. Sir. So, Ibarra, thank you very much. Mark, thank you. Napakalala na kayo. Sir George, na yung nagsara na. Sinamahan na yung show natin. I'm enjoying you to be friends. Hi guys, right. Sir, such an honor. It's an honor. Napakaganda ng advocacy ni George. Yeah. Mga indigenous people ang binigyan niya ng
isang camera binenta ni George para makabili ng 15 na camera para sa indigenous people, indigenous mga bata. Galing, galing. Panalo yan. Panalo. Thank you, pare. Thank you, thank you. Anyway, isa sa mga magsushoot na indigenous people, makakashoot ng property shot, no? Yung selfie, hindi mawawala yung selfies doon. Ayun lang, abangan mo, baka panay selfie ang exhibit. Pwede, Ibarra, Parc, meron ako na-discovery na during the shoot of indigenous children, yung na-capture nila ay hindi ko na-capture. Na-capture ng batang ito, yung spirit in the pictures. I think I saw that. I saw that. We were nasa ano tayo, kumakain tayo sa Glorieta. You showed me that photo. Spirit yung parang spirit in the pictures. Yeah. Only the pic the indigenous can capture that. Mm. At the speed of 250 or 200, dapat hindi na ba-blurred. Pero yung litrato niya, na-capture niya, apat na image. May ano pa. Oh. Rommel, literally, someone standing, makikita mo yung ghosting na may pumasok eh. So, pero hindi siya, it's not a moving or moving shot eh. Kasi still yung iba eh. Yung isa lang ang talagang gano'n. Makikita mo. So, parang gusto ko makita yung litrato. Pag ano lang, ingin natin, isasama natin sa editing dito. Ang mahirap dito, marinig nyo, subukan nyo, walang halong biro. Mamaya ang pagtulog nyo, mga madaling araw, huwag naman. Makikita sa panaginip nyo yan. Sir, huwag ko gano'n. Kausapin nyo, walang halong biro, kausapin nyo. Ang bira, hindi na Halloween special to. Ba't napunta na naman tayo sa palat to? Sabi ko nga, saksakan ako ng duwag dyan eh. Alas 11 na po ng gabi. Anyway guys, I have to close this. Again, thank you very much. Thank you again guys for giving me and my team the chance to know you better. And deeply, we're deeply honored you guys. Part two, definitely. And I'm very sure you just... definitely. Meron hindi pa pwedeng wala. I'm very sure you've inspired another generation of future photographers, artists, and lecturers. In this short interview, hindi nga short eh. Naging ano na nga, long interview. So, Rommel, Rommel and Macky, parting words, guys, before we close the show. Parting words to Sir George GT. Cheers! Cheers po. Okay, mine is there to Mark and my friend Ibarra. Thank you, Mark. Thank you. Okay guys, so sometimes you have to do what you think is best, whether anybody understands it or not. Okay, so that's it. That's for now. We'll wait for part two, guys. Sir Daddy. And we'll definitely go back. So Thank you, Sir Mark. Thank you. Peace. Thank you, Sir Mark. Hasta part two, ha? Part two. Yes, part two, definitely, sir. Meron. Definitely. Part two. Bitin. Part two. Bitin. Bitin. If you enjoyed this conversation, don't forget to subscribe to Parc Here so you don't miss our next shows. Thanks for tuning in.